Ang buhay daw ay isang malaking pakikipagsapalaran. May hirapan ka at maaaring gumapang sa hirap. Pero sabi nga nila, kapag masipag ka, maaari kang magkaroon ng oportunidad na magagamit mo sa pag-asenso mo sa buhay. Subalit paano kung sa pag-angat mong ito ay makilala mo ang isang taong magpapaalala sa'yo ng isang nakaraan? Nakaraang hindi mo makalimutan dahil hindi lang siya basta dumaan sa buhay mo, kundi may kinuha pang isang bahagi sa'yo. Dudugtungan mo ba ang naudlot ninyong nakaraan o ipagpapatuloy ang kasalukuyan? Isang magandang araw po mga ka-rated. Ito pong muli ang inyong Kuya JM. Samahan niyo pong muli akong tunghaya ng isa na namang naiibang kwento na magbibigay sa inyo ng kilig, aral at inspirasyon. Dito lamang po sa Rated Stories. Dom, panay ka naman trabaho. Konting good time naman. Kantsaw kay Dominic o Dom ng kanyang kasamahan sa trabaho na si Mang Boy. Nakangiting iling lamang ang naging tugon niya rito. Kung tutuusin, siya dapat ang magayang mag-good time dito dahil siya ang binata. Samantalang ito ay may pamilya na at anim na magkakasunod pa ang mga anak. Hindi namang boy, alam mo namang may pasok pa ako mamaya. Tanggi niya sa paanyaya nito. Bahala ka, ikaw rin. Baka kala mo, may bagong dating na chicks kinamang kulas. Anito na ang tinutukoy ay ang may-ari ng Pipitsoging Beer House malapit sa pabrikang pinapasukan nila. Kumikinang sa puti, bata! Tila takam na takam pa nitong dagdag. Napailing na naman siya. Hindi niya maisip kung paano nito napagkakasya ang kakarampot nilang sahod sa pabrikang pinagtatrabahuan para sa pamilya nito at nakakapag-good time pa ito. Hindi na. Tanggi niyang muli. Ikaw rin. Noong isang gabi, napadaan kami ni paring Nicky na mangkulas. Anitong ang tinutukoy ay ang isa pa nilang kasamahan sa paggawaan ng ceramics. Babaero rin ang kumpare nito, kaya marahil ay nagkakasundo ang dalawa. Toy, talagang naglaway ako. Kagabi nga sana sasaglit kami roon. Kaya lang naman itong si Commander, nakaamoy yata. Ayun, sinundo ako. Tatawa-tawang sabi pa nito. Muli na naman siyang napailing. Nang biglang dumating ang kumpare nitong si Mang Nick, payat ito at may kaitiman, kabaliktaran sa itsura ni Mang Boy na namimilog ang tiyan. Ano pare, tara na? Ani Mang Nick kay Mang Boy. Nalanghap niya ang mumurahin itong pabango. Basa rin ang buhok na halatang naligo pa sa CR ng paggawaan. Niyaya ko tong si Dom eh. Abay panay trabaho, ayaw magpasarap. Napapalatak na sabi ni Mang Boy kay Mang Nick. May pasok pa kasi ako. Muling tanggi niya, nag-aaral kasi siya sa gabi at nasa huling taon na siya sa kursong Civil Engineering. Huli na siya kung tutuusin sabagkat 25 anyos na siya. Halos 10 taon na siyang nasa kolehiyo dahil siya ang nagpapaaral sa sarili. Masama yan bata, baling ni Mang Nick sa kanya. Baka mamaya niyan, magtampo na si Manoy. Ikaw rin. Sinabayan nito yon ng malutong na pagtawa. Oo nga, kapag nagtampo yan, nakaw, hindi na yan sasaludo. Sang-ayon ni Mang Boy sa sinabi ng kaibigan. Patay kang bata kapag nagkataon. Kayo talaga oo, hindi bale, sa susunod sasama na ako. Napipilitan niyang sabi sa mga ito dahil alam niyang hindi siya tatantanan ng mga ito. Sige, sa susunod ah. Ani Mang Boy. Nakangiting tumango lamang siya. Ayos yun. Tiyak puputaktihin ng chikas ang mesa natin pare. Gandang lalaki nitong si Dom eh. Dagdag pang sabi ni Mang Nick. Inunat ni Dom ang nananakit niyang likod. Katatapos lamang niyang lagyan ng disenyo ang ilan pa niyang natitirang ceramics. Pakyawan ang gawaan sa pabrikang iyon kaya hawak niya ang oras niya. Tinawag niya ang supervisor niya upang ipacheck ang mga gawa niya. Binigyan siya nito ng papel na nagsasabi kung ilan ang natapos niya. Pagkatapos niyon ay kinuha niya ang kanyang bag mula sa kahoy na locker niya at dumiretso na siya sa CR. Nagpalit na siya ng t-shirt
at pagkatapos ay lumabas na roon. Matapos ma-inspeksyon ng gwardiya ang bag niya, ay kaagad na siyang lumabas ng gate at pumara ng jeep. Alas 8 ang simula ng klase niya at hindi pa siya nakakapag-review para sa eksamen niya sa subject na iyon. Bago siya umuwi sa bahay, ay bumili muna siya ng isang order ng ulam at kanin sa kanto na kanyang dinaraanan at nagmamadali na siyang tinalunto ng daan patungo sa bahay niya. Pagpasok sa loob ng bahay ay dumiretso siya sa kusina at isinalin sa plato ang kanyang biniling pagkain. Habang kumakain ay binuklat niya ang kanyang notebook upang kahit papaano ay makapag-review siya. Pagkatapos niyang kumain ay hinugasan na niya ang kanyang pinagkainan nang bigla siyang makaramdam ng lungkot. Halos mag-iisang taon na magmula ng mamatay ang ama niya. Bago ito namatay ay ilang taon din itong pinahirapan ang sakit nito. Isa yon sa mga dahilan kung bakit nahinto siya sa pag-aaral. Bukod sa inaalagaan niya ito, ay nagtatrabaho pa siya para may makain silang mag-ama. Bago pa man magkasakit ang ama niya, ay hindi na maalwa ng buhay nila. Subalit ang magkasakit ito, ay lalo na silang hindi nakaluwag-luwag. At ang kanyang ina naman ay hindi na niya gusto pang alamin kung nasaan na ito ng mga sandaling iyon. Ang tangi lamang niyang alam ay niloko nito ang ama niya. May kaya sa buhay ang ina niya, ayon na rin sa mga kapitbahay nila noon sa Paete, Laguna. Dati silang taga Laguna bago sila napadpad sa Maynila. Ayon na rin sa kanilang mga kapitbahay ay napagkatuwaan lamang ng kanyang ina ang ama niya. Nang kabataan daw kasi nito ay isa ito sa pinakamatikas na lalaki sa kanilang lugar. Aksidenteng nabuntis nito ang kanyang ina. Nagpursigi ang kanyang ama sa pagtatrabaho, ngunit mabilis na nainip ang kanyang ina na hindi sanay sa hirap na buhay. Iniwan sila ng kanyang ina at bumalik sa mga magulang nito. Sukdulan ang sama ng loob niya rito. Natiis siya nito at ito ang sinisisi niya sa paghihirap ng kanyang ama. Sa pagkakaalam niya na ang asawa ay dapat kasama sa hirap man at sa ligaya. Para sa kanya ay maramot ang kanyang ina dahil nang hirap na ang haharapin ay iniwan na sila nito. Itinanim na niya sa isip na aasenso siya. Aalis siya sa mabahong squatters area na yon. Unti-unti naman na niyang nagagawa iyon. Ilang buwan na lamang at makakapagtapos na siya. Kaunting tiis na lang. Nagmamadali siyang naligo at nagbihis upang pumasok sa universidad. Napangiti si Vanessa tulad ng araw-araw na nangyayari sa tuwing daratnan niya ang magulang sa kanilang sala. As usual, nagbabasa ng dyaryo ang kanyang papa habang nakadekwatro sa sofa, habang ang mama naman niya ay nakahilig sa dibdib nito na nakikibasa rin ang dyaryo. Nilalaro ng papa niya ang buhok ng kanyang mama habang ito naman ay seryoso lamang sa pagbabasa. Baka sa mga ito ang hindi kumukupas na pagmamahal ng mga ito sa isa't isa. Kahit nga nadagdagan na ng halos 100 libras ang timbang ng kanyang mama magmula ng pakasalan nito ang papa niya. Samantalang ang papa naman niya ay naubos na ang buhok sa tuktok at namumutok na rin ang botones sa polo sa laki ng tiyan. Good morning! Masaya niyang bati sa kanyang mga magulang. Vani, iha, kumain ka na. Anyaya ng kanyang mama na tumayo na bagamat medyo nahirapan itong iangat ang katawan. Agad naman itong tinulungan ng papa niya. Tumayo na rin ang papa niya at sabay-sabay silang tumungo sa komedor. Ang ganda talaga ng anak ko! Nasisihang sabi ng papa niya. Napapansin niyang tila araw-araw ay nasisihan itong sabihing maganda siya. Thank you, Pops! Nakangiti niyang sabi. Kaagad na inilagay ng kanyang papa ang 3 jumbo hotdog sa pinggan ng kanyang mama. Matapos ay nilagyan iyon ng 3 toasted bread. Nang matapos ang kanyang papa sa paglalagay ng pagkain sa pinggan ng kanyang mama, ay ito naman ang naglagay ng may 10 strips ng bacon at 2 sunny side up na itlog ang plato ng papa niya. Thank you, dear. Pasalamat ng papa niya rito. Anyway, Vani, medyo mababa ang grades mo ngayon sa race program mo. I understand na 1 unit lang yon. Pero kahit na, I expected na mataas ang grades mo. Dahil it's all about reaching out to the urban poor.
Tanong ng kanyang papa bago ito kumagat ng bacon. Napasimangot siya sa binanggit nito. Second year college siya sa isang pribadong kuleyo at obligado ang kumuha ng race program. Isa yung subject na iisa lang naman ang katumbas na unit at ang main purpose ng subject na iyon ay may maitulong sa community ang mga estudyante. Project iyon ng vice president ng kuleyong pinapasukan niya at nalaman ng mga ito na mababa ang marka niya roon sapagkat magkaibigan ng papa niya at ang vice president. But dad, hindi naman talaga nagiging reach out project ang subject na yon. Depensa niya sa sarili. Si Miss De La Nueza, yung teacher namin, siya ang founder nitong sorority na Beta Gamma at yun ang ginagawa niyang medium para mag-reach out kuno. So, what's wrong with that? Sabad naman ang mama niya. Well, ginagamit niya ang Beta and obviously, hindi ako pwedeng sumama sa reach out project dahil hindi ako member ng Beta Gamma. Explain niya. Nagbibigay na lang ako ng contribution. Lahat kami ni na Missy, Sophie, and Diane ay hindi members. Kaya ayun, nagbibigay na lang kami ng cash. Tukoy niya sa mga barkada niya sa eskwelahan. Ayun, mababa ang grades namin dahil wala daw kaming actual participation and all that crap. Kung ganon, bakit hindi ka sumali sa Beta Gamma? Suwestiyon pa nito. Pops naman, that's so cheap. Mga aktivista lang sumasali sa Beta. Nahihintakutang sabi niya. Siya, si Vanessa Hizon, sasali sa Beta Gamma? Siya na isa sa kung tawagin ay beautiful four ng campus, makikisama sa mga aktivistang niwala yata sa bokabularyo ang salitang deodorant. Ew, I don't think so, Pops. Nang hihilakbot niyang sabi. Pero walang masama. After all, para naman sa community yon, di ba? Yun ang main purpose nun. Giit pa nito. Pops naman. Besides, hindi ka mapapasali sa dean's list kapag mababa ang grades mo. Sayang naman. Muling sabad ng kanyang mama. Hindi na maipinta ang mukha niya. Maraming nagsasabing spoiled brat siya. Subalit lingid sa kaalaman ng lahat, ay takot siya sa mga magulang niya kapag gano'n na ang tinatakbo ng usapan nila. Natatakot siya kapag sinisegundahan na ng kanyang mama ang kanyang papa. Natatakot siya dahil alam niyang wala siyang laban sa dalawa. Isa pa ay hindi niya magawang tanggihan ang mga ito. Mama, naiintindihan mo naman ako, diba? Image is everything mo. Nakangiwing pangungumbinsin niya rito. Yes, image is important but it's not everything. Isa pa, image building din kapag nalaman nila ng unikaiha ng mga Hizon ay nagpapartake sa community work. Nakangiti namang sabi nito. Naaamoy na niya ang pagkatalo. Paano ba niya matatanggihan ang mga ito? Lahat na ay binigay sa kanya at alam naman niya na para din naman sa kanya ang kagustuhan ng mga ito. I expect na by midterm, maganda na ang grades mo, Vani. I always talk to Mrs. Mauricio sa prayer meeting namin, so I'll know. Nakangiti namang sabi ng papa niya. Napalunok siya. Patay siya. At yun nga ang nangyari. Kinabukasan, kasama ang tatlo pang kaibigan ay nagtungo sila sa opisina ng Beta Gamma. Kahit kung todo tanggi ang tatlo ay wala ring nagawa. Actually, wala silang magagawa dahil kailangan nilang pumasa sa race program. Well, 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 look who's here. Anang bagong dating na babae. Nakangiti si Miss De La Nueza sa kanila nang lingunin nila ito. Oh, hello, Miss De La Nueza. Bati niya rito. Please sit down. Utos nito. Tumalima naman siya at ang kanyang mga kaibigan. So what brought you here? Nagtataka nitong tanong. Lumunok muna siya bago nagsalita. We've decided to become members. Didn't we, girls? Nakangiti niyang sabi rito na sinang-ayunan naman ang kanyang mga kaibigan. Biglang nanlaki ang mga mata ni Miss De La Nueza sa kanyang sinabi. Are you sure? Hindi makapaniwala ang tanong nito. Of course. Segunda ni Macy na bahagya pang nanginig ang boses. Good. Good then.
Pero alam ninyo na may initiation kami. Nananantiyang sabi nito. Pinilit niyang humiti. Well then, si Reynaline na lang ang bahala sa inyo girls. I'm so happy na nakita ninyo ang purpose ng Beta Gamma. I do hope na makapasa kayo sa initiation. Anitong pinagsalikop ang mga palad sa ibabaw ng mesa. Anyway, hindi naman mahirap yon. Tatawagin ko lang siya. Tumayo ito at ilang saglit ding nawala. May kasamang babae si Miss De La Nueza nang magbalik ito. Namukhaan niya ang babae dahil kaklase niya ito sa isang subject niya. Hindi nga lamang niya matandaan ang pangalan nito dahil ordinaryo lamang itong estudyante sa campus. Makailang beses niya itong narinig na nagbigay ng side comments sa kanila. Pinabayaan lamang niya yon dahil sanay naman na sila ng kanyang mga kaibigan sa ganoon. Napansin niyang napangiwi na si Macy na nasa kanyang tabi. Well, this is Reynaline, ang acting president ng Beta since nasa Davao si Jeannie para sa palarong pambansa. Reynaline, meet Macy, Diane, Sophie, and Vanessa. Ikaw nang bahala sa kanila, okay? May klase pa ako. Bilin ni Miss De La Nueza kay Reynaline. Good luck, girls. Baling nito sa kanila bago umalis. Tinamisan niya ang pagngiti bilang tugon dito. Hello, Reynaline. Can I call you Lynn? Bulalas niya. No! Kunot ang noong sagot nito. Noo lamang ang nakakunot dito, subalit tila buong mukha ay lukot. Nagtimpi siya. Well then, Reynaline, na-explain na siguro sa'yo ni Miss De La Nueza kung bakit kami naririto. Formal na niyang sabi. Tumango lamang ito at mula sa drawer ng mesa ay isa-isa silang inabutan ng papel upang fill-upan nila. Halos sabay-sabay sila ng kanyang mga kaibigan na nagdekwatro at naglabas ng kanya-kanyang crosspen. Napaingos si Reynaline. Hindi na nito naikubli ang pagkainis sa kanila. Binalingan niya ito at nginitian. Kahit pa nga gusto na niyang itusok sa mga mata nito ang ballpen na hawak niya. Saglit lamang ay natapos na nilang sagutan ang papel. Inabot nila yon dito. Hindi man lamang nito yon binasa. Well, matatanggap lang kayo kapag nakapasa kayo sa initiation. Bukas ninyo malalaman ko ano-ano yun. Magmi-meeting pa kami ng mga officers. Anitong tumayo na at iniwan sila. Bale wala silang tumayo at hindi nagpa-apekto sa reaksyon nito. Diretso nilang tinungo ang parking area at sabay-sabay na sumakay ng mga kotse nila. Halos simatayin si Vanessa nang malaman ang nais na ipagawa sa kanya ni Reynaline. Siya ang unang i-initiate. Excuse me? Hindi makapaniwala ang tanong niya rito. What? Aatras ka na ba? Naduduwag na ba si Vanessa Hizon? Nakakalokong tanong nito sa kanya. Hindi siya kaagad nakasagot. I'm not scared, alright? I just can't see any point in doing that thing you want me to do. Nawala na ang poise niya, subalit hindi na niya kayang kontrolin ang sarili. Lumingon siya sa mga kaibigan. Baka sa mukha ng mga ito ang galit. Well, isa sa mga qualities ng tunay na miyembro ng Beta Gamma ay ang courage, pati na rin ang resourcefulness. At dapat ninyong patunayan yon. Dahil kung hindi, well, I'm sorry to tell you pero hindi kayo magiging miyembro ng Beta. Kung mahina ang tuhod ninyo at wala kayong kadiska-diskarte. Nakataas ang kilay na sabi ni Reynaline. But what you want me to do is dangerous. I can talk to Miss De La Nueza and tell her what you want me to do. For sure, hindi siya papayag na. You can talk to her if you want. Putol nito sa nais pa niyang sabihin. Pero magsasayang ka lang ng oras. Alam mo ba na ang gagawin mo ay siya rin ipinagawa sa akin noon? Napahumindig siya. Hindi niya kaya ang ipinagagawa nito sa kanya. I knew it. Nakaismid pang sabi nito. I really knew it. Kay simple-simpleng task hindi pa kayang gawin. Oh well, hindi ko na naman kayo masisisi kung isang tambak kayo ng mga duwag at... I'll do it. Kailan? Agap niya sa sasabihin nito. Mahirap ang ipinagagawa nito sa kanya, subalit mas mahirap sikmurain na may kaya itong gawin na hindi niya kaya. Mahirap din sikmurain na sabihin itong duwag sila.
I'm going to show you. Are you sure? Baka naman kinakabahan ka. I'm telling you, kapag takot ka. Didn't you hear what she said? Naiinis na singit ni Sophie. Okay, you'll do it on Saturday. I'll be there to watch. Oh my God! Oh my God! Tutop ang bibig na usal ni Macy. Baka sa mukha nito ang ibayong takot. Shut up, Macy! Lalo mong tinatakot si Vanny. Naiinis na rito si Sophie. I'm not scared, you guys. I'm just nervous. Naiiritang sabi niya. Hindi mo kailangan gawin yun, Vanny. Ani Macy. And what? Show that bitch that you beat us this time? Naasar na rin sabi ni Dayan. Don't worry, Vanny. We'll help you. But it's dangerous. Surely, maiintindihan naman ng papa mo kung i-explain mo sa kanya na ganun kahirap ang pinapagawa sa'yo ni Reyna Lynn. Giit pa ni Macy. It's not about grades anymore, Macy. It's about our dignity. I don't even care kung hindi na ako mapasali sa Dean's List. Ang importante, masupalpal ang Reyna Lynn na yun. Determinadong saad niya. Ni minsan ay wala pang naglakas loob na sabihan siyang duwag at hindi siya makapapayag na ang Reyna Lynn na yon ang mauna. I hate to admit it, girls, pero natatakot na talaga ako. Ano pa kayong ipapagawa nila sa akin? Ani Macy. It's quite obvious that you're scared, Macy, but please, saka mo na sabihin sa amin, pwede? Pakiusap ni Dayan kay Macy. We'll show that. Ani Sophie. Damn right! Segunda pa ni Dayan. Dom, Sabado na naman, araw ng sweldo. Nakangiting bungad kay Dom ni Mang Boy. Kapapasok pa lang nito sa pabrika, samantalang siya ay kanina pang umaga naroon at nagdidisenyo ng ceramics. Kailangan niya makarami ng gawa dahil marami siyang gastusin sa dami ng projects niya sa universidad. Tumango lamang siya rito. Ang usapan ay usapan, Dom. Sasama ka sa amin mamaya. Nakangiti pa rin sabi nito. Mang Boy, baka naman pwedeng sa susunod na. Medyo marami kasi akong gastusin ngayon eh. Napakamot sa ulong sabi niya. Akong bahala sa'yo. Nanalo ko sa tongits kahapon. Kaya, paldo ito. Pagmamayabang na tinapik nito ang bulsa. Ganun ho ba? Baka naman magalit ang commander mo. Huwag mong intindihin si Mrs. Pinasaya ko na siya kagabi. Dugtong pa nito. Napailing na lamang siya. Nasa ganong tagpo sila ni Mang Boy nang dumating si Mang Nick. Ano bata, handa ka na ba mamaya? Tanong ni Mang Nick sa kanya. Tumango lamang siya bilang tugon. Ayos! Ani Mang Nick. Pagpatak pa lamang ng alas 5 ng hapon, ay kagad na siyang niyaya ng mga ito. Hindi makakilos si Vanessa at ni hindi makapagsalita dahil pakiramdam niya ay masusuka siya sa nerbiyos. Batid niyang namumutla na siya, subalit hindi halata sa kapal ng kanyang makeup. Siniguro ni Macy na makapal ang makeup niya upang walang makakilala sa kanya. Idagdag pa ang suot niyang wig. Nasa kotse pa siya kasama rin ang kanyang mga kaibigan na nagbibigay sa kanya ng moral support. Ready, Miss Hizon? Tanong ni Reyna Lynn sa nakakalokong tinig. Tila naging hudyat iyon upang manumbalik ang tapang niya. Lumaban siya ng titigan dito. Yes. Matapang na sagot niya. Okay, malapit na rito yung pupuntahan natin. Nakausap ko na si Mang Colas, ang may-ari ng beer house. Pumayag naman siya. Well, pumayag lang siya dahil binayaran siya ng beta. Ayaw kasi niyang may umi-extrang hostess doon. Anitong tila ba siyang siya? Nagtagis ang mga bagang niya, subalit hindi ito natinag. Remember, kailangan ng ebidensya. Iniabot nito sa kanya ang isang maliit na plastic. Diyan mo ilalagay ang ebidensya. A few of strands will do. Anitong sinabayan pa ng nakakalokong tawa.
You look nice, by the way. Dagdag pa nito. Gusto na niyang kalmutin ang mukha nito, subalit nagtimpi lamang siya. Sumakay na si Reynaldin sa Volkswagen nito. Sinundan nila ang kotse nito. Nakaminiskirt siya na yari sa balat. Ang stockings naman niya ay tila fishnet na nakakabit sa garter sa hita niya. Ang pangitaas niya ay tube top na kulay bright orange. Tinernohan niya yon ng boots na hanggang tuhod. Sino ang mag-akalang siya si Vanessa Hizon? Simple lang naman ang gagawin niya kung tutuusin. Sasama siya sa isang lalaki at kukuhanan ng buhok iyon sa parteng ibaba nito. Ang problema ay kung mayroong lalaking papayag ng ganoon nang walang mangyayari. Doon papasok ang sleeping pills na baon niya. Wala siyang balak na ibigay ang sarili sa isang lalaking makikilala lamang niya sa beer house. May dala rin siyang patalim na nakasuksok sa boots niya. May nakasuksok ding folded scissors sa stockings niya. Mag-aabang din sa labas ng beer house at pagkatapos sa motel ang mga kaibigan niya upang saklolohan siya kung sakasakali. Ilang sandali lamang ay pumasok ang kotse ni Reynaldin sa isang maliit na kalsada. Maya-maya pa ay huminto na ang kotse nito sa tapat ng isang pipitsuging beer house. That's where she's taking me? Hindi makapaniwala ang sabi niya. Oo nga, at ine-expect na niyang pangit na beer house ang pagdadalhan sa kanya nito. Subalit hindi niya inaasahang ganito kapangit. Mistulang lumang bahay lamang ang beer house na iyon. Nakalungay-ngay ang alulod sa unahan. Ang karatula ay kupas na at napapalibutan ng Christmas lights. Lumapit sa kotse nila si Reynaldin. Ready? Abot-tenga ang pagkakangiti nito. Yes. Desidido niyang sagot kahit pinanginginigan na siya ng tuhod. Bumaba siya ng kotse. Sumunod si Sophie. Pinahintulutan nito si Sophie na makasama niya sa loob ng beer house. Subalit sinabi naman sa kanila ni Reynaldin na pupuesto sila sa likod ng kaha. Kaya safe naman sila ni Sophie doon. May dalang senyoritang baril si Sophie, just in case. Naiwan naman si Macy at Diane sa kotse. Tumuloy na siya sa loob kasama sina Sophie at Reynaldin. Wala pa namang gaanong tao, subalit may iilan na rin kalalakihan ang naroroon. Malakas din ang tugtog na nagmumula sa kung saang speaker. Pinasama siya ni Reynaldin sa isang GRO doon. Ito na raw ang bahala sa kanya. Sumama naman siya sa GRO na nagpakilalang Wanda. Wanda, as in Wanda Sinangshota. Huwag kang kabahan, akong bahala sa'yo. Ibinilin ka sa akin yung mangkulas. Kaya lang, wala siya ngayon eh. Sabi nito sa kanya, tumango lamang siya. Ano bang pangalan mo? Tanong nito. Vanessa. Sagot niya. Ang taray! Sige, upo ka muna diyan. Itinuro nito ang isang mesa. Tumalima naman siya. Lumingon siya sa paligid. Oh my goodness! Gusto na niyang umiyak dahil wala siyang makitang medyo maayos-ayos ang mukha. Masikmura kaya niyang kumuha ng buhok sa mga yon. Huli na ito, Dom! Sabi ni Mang Boy sa kanya habang tinutungga ang bote ng beer. Dali-dalian mo, pare. Abay, nasasabik na ako ng gusto eh. Ani Mang Nick. O tara na. Tumayo na si Mang Boy at binayaran ang ininom nilang beer sa isang sari-sari store. Yan lang ang teknik dyan, Toy. Tila pagtuturo pa nito sa kanya. Medyo may kamahalan ng beer sa loob ng beer house, kaya medyo uminom muna tayo ng konti sa labas. Ngayong medyo sold na tayo, diretso na tayo sa beer house. Sakto, alas 8 na. Maya-maya lang magsisimula na ang floor show. Mahabang pahayag pa nito. Nagpatiuna na ang mga ito habang nakasunod lamang siya. Nilakad lamang nila ang kalapit na beer house. Papasok pa lamang sila ng mga ito ay sinalubong na sila ng isang GRO. Nahalata kagad niya na kilala ang mga ito dahil sweetheart na ang tawagan ng GRO sa dalawa. Ay, sino tong poging to? Tanong pa ng GRO. Si Domian, sweetheart. Sagot naman dito ni Mang Boy. Nako, Pogi. Eksaktong dating mo. May bagong dating kami. Talaga? Nasaan, mahal?
Agad na tanong ni Mang Nick. Mamaya na, umorder muna kayo. Sweetheart, i-table mo ako ah. Oh, sure my loves. Tugon naman ni Mang Boy. Tinawag ng GRO ang isang waiter at kaagad na umorder ng beer at pulutan si Mang Boy. Maya-maya ay may pumailan lang na boses na nag-aanunsyo na magsisimula na ang floor show. Sumaliw ang maharot na tugtog. Umakyat sa maliit na entablado ang dalawang babae. Sumayaw ang mga ito habang unti-unting nag-aalis ng damit. Naghiyawan ang mga parokyano. Nanunuksong nagsayaw ang mga babae. Nasasagwaan na siya at gusto na niyang magyayang umuwi. Subalit nahihiya naman siya sa dalawang kasama. Isa pa ay mukhang enjoy na enjoy ang mga ito sa pinapanood. Napadako ang tingin niya sa isang mesa sa di kalayuan. May babaeng nakaupo roon na palingalinga sa paligid. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, ay kumabog ang dibdib niya na hindi niya may paliwanag. Kahit malamlam ang ilaw sa lugar, ay kitang-kita niya ang mukha nito. Maganda ito. Kakaiba ang itsura sa ibang GRO na naroon. Hindi niya makuwang ialis ang paningin niya sa babae. Nakita niyang nilapitan nito ng GRO na sumalubong sa kanila. Sumama naman ang babae sa GRO at ilang saglit pa ay nasa harapan na niya ang mga ito. Mga papa, ito ang bago namin dito. Si Va, si Emma, sariwang-sariwa, galing pa ng probinsya. Pakilala sa kanila ng GRO sa babae. Wow! Labs, ang kinis niya na! Tila naglalaway na sabi ni Mang Boy. Siyempre naman boys, meron ba namang pangit dito sa amin? Pagmamalaki pang sabi ng GRO. Wow, hanep! Magkano ba yung isang yan, Wanda? Tanong kaagad ni Mang Boy. Napansin niya na mukhang kabado ang babae. Palipat-lipat ang tingin nito kina Mang Boy, Mang Nick at Wanda. Pare, artwork ko na lang sa ito. Ako naman ang paiskurin mo. Pakiusap ni Mang Nick kay Mang Boy. Pare, sa susunod ka na lang. Ako ang nauna eh. Sabi naman ni Mang Boy. Siya naman ay hindi maialis ang paningin sa babae. Bigla siyang nakaramdam ng pagkainis kina Mang Boy at Mang Nick. Para bang hindi niya mapapayagan na sa mga ito mapunta ang babae. Mang Boy, Mang Nick, baka naman pwedeng sa akin na lang. Singit niya sa mga ito. Halatang nabigla ang mga ito na sabay pang napakamot sa ulo. Aba, di sige. Napipilit ang sabi ni Mang Nick. Kung sa bagay, sa susunod pwede pa naman ako. Napipilitan na rin sabi ni Mang Boy. Ay, kay Pogi ka sasama, Emma. Natutuwang sabi ni Wanda sa babae. 2K lang, Pogi. Naglabas siya ng pera at iniabot yon kay Wanda. Sige, enjoy kayo. O ano pang hinihintay mo, Emma? Sumama ka na kay Pogi. Baling ni Wanda rito. Nagpaalam muna siya kina Mang Boy at Mang Nick bago sila lumabas ng beer house ng babae. Nagabang sila ng taxi sa harap. Napansin ni Dom na palingalinga ang babae at tila may hinahanap. Okay ka lang ba? Tanong niya rito. Ha? Oh, yes. Oo naman, baby. Tugon nito. Sigurado ka ba? Bakit parang kinakabahan ka yata? First time mo ba to? Hindi. Expert na ako. Magaling ako sa kama. Hindi ka magsisisi. Nakita niyang napalunok pa ito. Nagkibit na lamang siya ng mga balikat. Baka style lang nito ang pa-innocent effect nito. May nagdaang taxi sa harap nila at pinara niya yon. Sakay na. Ani rito nang pagbuksan niya ito ng pinto. Alanganing ngiti ang sumilay sa mapupulang labi nito bago ito sumakay sa taxi. San tayo, bossing? Nakangiting tanong ng taxi driver nang makapasok na sila sa taxi. Napakamot siya sa ulo. San nga ba? May alam ako, bossing. Doon na lang kayo. Sige. Sang-ayon niya sa driver. Napansin niyang panayang lingon ng babae sa likuran nila.
May naiwan ka ba? Nagtatakang tanong niya rito. Ha? Wala. Umayos ito ng upo at tumingin ng diretso sa unahan. Pinagmasdan niya ang maamo nitong mukha na hindi nagawang ikubli ng makapal nitong makeup. Maliit ngunit matangos ang ilong nito. Maganda ang hugis ng mga labi at medyo chinita ang mga mata, subalit hindi naman mukhang inchik. Nalalo pang pinaganda ng mahaba nitong pilik mata. Maputi at napakakinis ng kutis nitong mamula-mula. Gusto tuloy niyang magtaka kung bakit naisipan itong mag-GRO. Gayong sa tingin niya ay pwede itong mag-artista. Naamoy rin niya ang pabango nito at bigla ay para siyang nahiya sa kanyang amoy. Napabuntong hininga siya. Bakit ba ako makukonsyo sa amoy ko? E wala naman akong putok. Ilang lalaki na bang dumaan sa babaeng to? Malamang na marami na rin itong nakasama na may amoy. Nagtaka siya nang mapatingin ito sa kanya ay kaagad itong nagbawi ng ngitian niya. Nandito na tayo, bossing. Singit ng taxi driver. Isang sikat na motel yon. Inabutan niya ng 150 pesos ang driver. Nauna siyang umibis at inalalayan niya ito pababa ng taxi. Pumasok na sila sa loob ng motel. Sige, pumasok ka na. Narinig ni Vanessa na sabi sa kanya ng lalaki. Pumasok siya sa loob ng silid at bahagya pa siyang nagulat nang marinig niyang isinara nito ang pinto. Hindi na talaga siya mapakali dahil tinatambol ang dibdib niya sa kaba. Mabuti na lamang at hindi pa siya dinadaluhong nito, kundi ay hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Tila kasi hindi uubra ang dala niyang patalim sa laki ng katawan nito. Kulang-kulang sa anim na talampakan ng taas ng lalaki. Maupo ka, utos nito sa kanya. Naupo siya sa gilid ng kama. Gusto niyang pumikit dahil hindi niya masikmurang tingnan ang sarili sa salamin na nakapaligid sa buong silid at sa kisame. Gusto mo bang kumain muna? Nagugutom ka ba? Pukaw nito sa kanya. Ha? Sige, Diyos lang ang sa akin. Lumapit ito sa kanya at naupo sa tabi niya. Otomatikong napaurong siya. Tila hindi naman yon napansin ng lalaki sapagkat iniangat nito ang telepono na nakapatong sa side table ng kama. Umorder ito ng 2 mango juice. Habang hinihintay ang order, ay napansin niyang nakatingin lamang ito sa kanya. Nagtataka siya kung bakit hindi pa ito gumagawa ng anumang hakbang para halikan siya o anuman. Naisip tuloy niya na baka first timer din ito at hindi pa alam kung ano ang gagawin. Lihim siyang nagpasalamat dahil doon. Lumapit ito sa kanya. Paspas na ang pagtibok ng puso niya. Gusto na niyang kumaripas ng takbo palabas. Subalit tila naman ipinako siya sa kinaupuan niya dahil hindi niya magawang kumilos. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. Marahan itong hinaplos ang balat niya na tila ba tinitingnan kung makinis iyon. Magaling ka ba talaga? Pagkway nakangiting tanong nito. Kung hindi lamang siguro sa sitwasyon, ay nakapagkomento pa siya sa ngiti nito. Pwede kasing maging commercial model ng toothpaste ang lalaki dahil pantay-pantay ang ipin nito at mapuputi pa. Oo naman, baby. Ano bang gusto mo? Lakas loob niyang sabi. Ginaya niya ang narinig na usapan kanina sa beer house. Napakamot muli ito sa ulo. Pwede mo ba akong halikan? Tanong nito. Hindi niya malaman ang gagawin. Halikan? Oo naman. Lumapit siya rito at dinampian ang halikang pisngi nito. Malakas na halakhak ang pumailan lang sa loob ng silid. Akala ko ba magaling ka? Pilyong tanong nito. Naunawaan naman niya kaagad ang ibig nitong sabihin. Mamaya ng konti. Hintayin muna natin yung order mo. Pagpapalusot niya, tumango lamang ito. Maya-maya pa ay dumating na ang order nila. Habang kinukuha nito ang tray mula sa bellboy, ay lihim niyang inilabas ang sleeping pills mula sa boots na suot niya. Ayon sa doktor na pinsan ni Diane, mabilis daw ang epekto niyon. Iniabot sa kanya ng lalaki ang para sa kanya. Emma, di ba? Emma? Oh yeah. Emma ang pangalan ko.
Ikaw? Aniya, habang nananalangin na wag muna nitong maubos ang juice. Dom, ipinatong nito ang baso ng juice sa side table ng kama. Nakakita siya ng pagkakataon, kaya tumayo siya at naglakad patungo rito. Dom, saan ka ba nagtatrabaho? Pumuesto siya sa side table at humarap dito. Pasimpleng hinanap ng kamay niya sa likod ng baso. Kagad naman niya yung nakapa at inihulog niya roon ang sleeping pills. Sa liit niyon ay natitiyak niyang tunaw na agad yon. Nagtatrabaho ako, dyan lang, sa Special Creations. Tumango-tango lamang siya kahit hindi niya naiintindihan ang sinabi nito. Abala ang kamay niya sa pag-iikot ng straw sa baso upang masigurong matunaw kaagad ang sleeping pills. Ikaw, saan ka ba galing? Tanong nito sa kanya. Ako? Galing akong probinsya. Saang probinsya? Sa Leyte. Iyon ang unang probinsyang pumasok sa isip niya. Saan doon? Sa Leyte. Leyte. Meron palang Leyte-Leyte? Nagulat na sabi nito. Sinamantala niya ang pagkakataon bago pa nito itanong kung saang eksakto ang Leyte-Leyte. Dahil hindi niya alam kung nasaan yon sa mapa, kung mayroon man. Inabot niya ang baso ng mango juice nito. Inumin mo na para makapagsimula na tayo. Tumalima naman ito at naubos kaagad nito ang juice. Yes, yes, yes! Agad na nagkwenta ang isip niya. Sa loob daw ng 3 minuto ay e-epekto na ang gamot. Ang tanging niyang kailangan gawin ay aliwin ang lalaki hanggang sa makatulog ito. So, first time mo ba to? Tanong niya. Hindi naman. Bakit mo na itanong? Natatawang sagot nito sa kanya. Wala naman. May asawa ka na ba? Muli itong natawa. Wala pa. Bakit? Mukha ba akong may asawa? Hindi naman. 2 minutes. Ubus na yata ang juice mo. Komento nito. Napatingin siya sa basong wala sa sariling patuloy na sinisip-sip. Wala na nga palang laman iyon. Ipinatong niya ang baso sa side table. So, saan ka nakatira? Talaga bang may usapan pang ganito bago magsimula? Tanong nito sa kanya. Ha? Halika nga rito. Natatakot ka ba sa akin? Hindi. Halika rito. Tinapik nito ang hita na ang ibig sabihin ay kumandong siya rito. Lumapit siya at kumandong dito. Halikan mo ako. Utos nito. Oh well, a little kiss wouldn't hurt. Inilapat niya ang mga labi niya sa mga labi nito. Magkahalong beer at mango juice ang nalasahan niya sa bibig nito. Bigla siyang nagluhan dahil nagugustuhan niya ang kombinasyong yon. Patuloy niya itong hinalikan sa mga labi at mainit naman itong gumaganti. Kinabig siya nito sa bewang at pabagsak itong humiga na hindi siya binibitawan. Habang patuloy pa rin magkalapat ang kanilang mga labi. Magkahinang pa rin ang mga labi nila nang dahan-dahan itong umiba ng pwesto. Siya na ang nasa ilalim nito. Saglit itong humiwalay sa kanya upang tanggalin ang suot nitong kupas na t-shirt. Tiningnan siya nito sa mukha at muli siyang hinalikan sa mga labi. Nalalanghap niya ang lalaking-lalaking amoy nito. At ewan niya, hindi niya magagawang ipaliwanag. Kung bakit tila nais na nga niyang ibigay rito ang sarili. Marahan itong inalis ang pangitaas niya at hindi man lamang niya nagawang tumutol. Baka sa mukha nito ang paghanga habang nakatitig sa kanya. Unti-unting bumaba ang ulo nito at hinalikan siya roon. Napasinghap siya hanggang sa maramdaman niyang naglumikot ang kamay nito. Napapitlag siya. Holy shit! What am I doing? Bakit hindi pa tumatalab yung gamot? Tumayo ito upang alisin ang natitira pa nitong kasuotan. Napako ang paningin niya roon. Gumalaw ito at napatingin siya sa nakangiti nitong mukha. Ramdam niya ang pag-iinit ng magkabila niyang pisngi.
akmang tatayo siya nang pingilan siya nito. Bakit? Nagtatakang tanong nito. Ha? I... Itinakip niya ang braso sa harap niya. Kailangan na niyang humingi ng tulong. Dahil sa pagkakahiga niya ay nawala sa pagkakaayos ang wig niya. Nang muli siyang umangat ay nahulog iyon. Nakita niyang nabigla ang lalaki. Napangiwi siya. Props? Aniya. Ngumiti ito at muli siyang hinalikan. Wala na naman siyang nagawa at naguguluhan na siya. Isinisigaw ng utak niya na kunin na niya ang patalim, subalit ayaw namang makinig ng katawan niya. Buong pagkasabik niyang tinutugon ang mga halik nito. Pakiramdam niya ay parang wala na siya sa wisyo. Umangat itong muli. Nakangiti ito, ngunit tila lasing ang itsura sapagkat namimigat ang talukap ng mga mata nito. Handa ka na ba? Hindi na nito nagawang tapusin ang sasabihin sapagkat bumagsak na ito sa ibabaw niya. Oh my God! Agad niyang narealize na kung hindi patuluyang umepekto ang gamot, ay naibigay na niya ang sarili sa lalaking hindi naman niya kilala. Kaagad niyang pinilit na lumayo rito. Hirap na hirap siya sapagkat mabigat ito. Nagmamadali siyang tumayo. Itinaas niya ang kaliwang paa at inalis ang kanyang sapatos. Nakasuksok sa stockings niya ang plastic. Hindi na siya nagabala pang alisin yon, bagkos ay hinaltak na lamang niya na agad naman yung napunit. Nalaglag mula roon ang kutsilyo at plastic. Kaagad din niyang kinuha ang gunting. Dali-dali niyang itinaob ang lalaki. Napasingap siya nang makita ang hindi niya dapat makita. Subalit lakas loob niyang hinawakan yon. Hindi na sana siya titingin habang ginugupitan niyon. Subalit baka naman may maputol siya. Sa pagkataranta ay dali-dali na niyang ginupit ang buhok nito sa parteng yon. Hindi na niya alam kung gaano karami, basta gupit na lamang siya ng gupit. Isinilid niya ang mga yon sa plastic. Napatingin siyang muli sa lalaki at napangiwi siya. Halos nakalbo yata ito sa parteng yon. Nagmamadali niyang isinuot ang damit niya at boots. Nakita niya ang damit nito sa lapag. Panay luma at kupas na ang mga yon. Na hindi niya napigilan na makadama ng kakaibang uri ng pagkaawa rito. Hindi niya may paliwanag kung anong kahibangan ang pumasok sa isip niya. Basta na lamang siya dumukot sa bulsa ng kanyang palda ng ilang libo at iniwan yon sa side table. At matapos ayusin ang sarili, ay tumakbo na siya palabas ng silid ng motel. Paglabas niya ng motel ay eksakto ring nakaparada sa gilid ng gate niyon ang kotse na nag-aabang sa kanya. Kaagad siyang sumakay sa kotse at pinaharurot na yon ni Macy. Nang makarating sila sa McDonald's ay sinalubong kaagad sila ni Reynaline. Inaabot niya rito ang plastic na may mga buhok. Nakasimangot na kinuha yon ng babae na tila ba naiinis na nagawa niya ang ipinagagawa nito. Umalis na rin ito pagkatapos. Ha? Akala siguro niya hindi mo magagawa. Nakaismid pang sabi ni Sophie. Nagising si Dom at saglit pa siyang nagtaka nang makitang nasa hindi pamilyar na silid siya. Saka lamang niya naalala ang nangyari kagabi. Napahawak pa siya sa ulo dahil bigla yung sumakit. Bumangon siya at nilinga ang kabuuan ng silid upang hanapin ang babaeng kasama niya. Ngunit walang palatandaan na may kasama pa siya sa loob. Alas 5 na ng umaga, ayon sa relo niya. Ano bang nangyari kagabi? May nangyari ba? Nanakitang puso niya, kaya tumayo siya at tinungo ang CR. Nagulat siya sa nakita. Bakit halos makalbo na siya roon? Ipinikit-dilat niya ang mga mata upang makasiguro. Anak nang... Naguguluhang tinapos niya ang pagbabawas. Paglabas niya roon ay nahagip ng tingin niya ang punit-punit na stockings ng babae. Palatandaan na hindi pa naginip ang lahat. Mayroon ding kutsilyo at ang wig nito ay nasa kama pa. Nang mapadako ang paningin niya sa side table ay nagtaka siya. Lumapit siya at kinuha ang perang nakapatong doon. Binilang niya, 7,000. Paano nagkaroon ng pera doon? Alangan namang sa kanya yon, samantalang 6,000 lamang ang sinweldo niya.
Nagtatalo ang isip niya kung naiwan yun ng babae o sadya yun iniwan nito. Ngunit bakit naman ito mag-iiwan ng ganoong kalaking pera? Itinabi niyang lahat ang naiwan ng babae at nagpa siyang mamayang gabi ay isasaoli niya yun sa beer house na pinagtatrabahuhan nito. Itatanong na rin niya rito kung bakit siya kinalbo nito. Sa sobrang sakit ng kanyang ulo ay nagpa siya siyang matulog pang muli. Ilang taon nang lumipas. Sir, may meeting pa po kayo ngayon kay Big Boss. Nakangiting sabi kay Dom ng kanyang sekretarya at assistant na si Delia. Oo nga pala, no? Nakangiti ring tugon niya. Nasa taas na kaya siya? Yes, sir. Kanina pa aligaga si Monet eh. Natatawang sabi nito. Ang kaibigan nitong si Monet ang siyang executive secretary ng Big Boss nila sa Stronghold Builders. Mag-aapat na taon pa lamang siyang nagtatrabaho roon. Nag-apply siya sa kumpanya nang magpa-anunsyo yon sa dyaryo na nangangailangan yon ng engineer. Kaagad naman siyang natanggap dahil nakagawa na siya ng pangalan sa larangang yon. Idagdag pa ang mataas na resulta ng board exam niya. Napilitan siyang umalis sa dating engineering firm na pinagtatrabahuhan dahil hindi niya makasundo ang engineer na kapartner niya. Lagi itong kontra sa lahat ng ideya niya. Wala naman siyang nakitang pagsisisi sa Stronghold dahil may napatunayan na siya sa kumpanya. Ilang buildings na ang matagumpay niyang nahawakan. Sa mga sandaling iyon, tiyak niyang malaking proyekto ang mahahawakan niya sapagkat mismong ang Big Boss pa ang magsasabi niyon sa kanya. Halos kauuwi pa lang niya mula sa katatapos na project sa Cebu pero wala siyang reklamo nang magpatawag ang Big Boss nila ng meeting. Sanay na siya sa ganoong sitwasyon na mas mahaba pa ang pamamalagi niya sa ibang lugar kaysa sa opisina niya. Tumayo na siya at tinungo ang opisina ng Big Boss niya na nasa ika-anim na palapag ng gusali. Maliit lamang ang gusali, subalit malawak ang lupain na kinatitirikan niyon. Sa palibot niyon ay matatagpuan ang may kung ilang mixers at mga 10-wheeler trucks. Masaya siya na mapabilang sa malaking kumpanyang kagaya ng Stronghold. Wala siyang masabi sa Big Boss niyang si Mr. Hison dahil sa ito ay mabait. Malaking lalaki at mataba si Mr. Hison, subalit napakamasayahin ang hitsura nito. Ngunit pagdating sa trabaho ay strikto ang matanda. Matagal na raw gustong magretiro ni Mr. Hison, subalit hindi naman ito magawa sapagkat walang papalit dito. Nag-iisa lamang kasi ang anak nito at babae pa. Wala raw nalalaman sa pagpapatakbo ng kumpanya ang anak nito dahil ang linya nito ay sa broadcasting. Napangiti siya dahil nailalarawan niya sa isip ang itsura ng anak nito. Marahil ay kagaya rin itong malaki at mataba. Pagpasok niya sa opisina ni Mr. Hison ay naroroon na ito. Kaagad nang umiti ito nang makita siya. Good afternoon, sir. Bati niya rito. Good afternoon. Please sit down. Sabi nito, kaagad siyang tumalima. Kagagaling ko lang ng Cebu. Tiningnan ko ang ginawa mong Yokoteri Towers. Ngumiti ito sa kanya. Congratulations, Dom. Thank you, sir. Nakangiti niyang tugon. Bueno, kaya kita pinatawag ay dahil may bagong project tayo. Alam ko na kagagaling mo lang ng Cebu. Pero ikaw ang gusto kong humawak nito. Ang team mo ang ipapadala ko sa Davao. Before I went to Cebu, dumaan ako sa Davao para makita ang site. I'm really excited about this. Panimula nito. Napangiti siya. Well, sa mga antero ang building na ipagagawa ko. Alam ko na kaagad na medyo maselan. Anyway, alam mo naman na may opisina rin ako sa bahay. Doon ko inisip ang plano, Dom. Nagsimula na itong mag-explika tungkol sa itatayong gusali sa Davao. Maging siya ay na-excite ng gusto. Bukod sa nakakahawa ang sigla ni Mr. Hison, ay na-excite siya sa pagtanggap ng bagong project na iyon. Bukod sa flattered siya dahil pinagkakatiwalaan siya nito, ay naturalesa na niya na masiyahan tuwing may sisimulang proyekto. Bata pa siya ay nakikita na niya ang sarili na nagtatayo ng malalaking buildings. Marahil ay dahil wala siyang nakagisnan na marangyang bahay.
What do you think, iho? Tanong sa kanya nito matapos mag-explain. Maganda pong idea ninyo, sir. But I think, kailangan ko rin po munang makita ang site para masabi ko kung anong comments ko. Yan ang gusto ko sa'yo, Dom. May sarili kang diskarte. Sinabayan pa nito yon ng malakas na pagtawa. As a matter of fact, alam ko na ganyan ang magiging reaksyon mo. Kaya meron na kagad akong plane ticket for you. Pwede ka ba mamayang gabi? Yes, sir. Kaagad niyang tugon. Ganon siya kadedicated sa trabaho. So, see you after 2 days kung ganon. Tumayo na ito at sinabing kunin na lamang niya sa sekretarya nito ang kanyang plane ticket. Nakangiting kinamayan siya nito bago siya tuluyang lumabas ng opisina nito. Kinagabihan ay nakasakay na siya ng eroplano na maghahatid sa kanya sa Davao. But you promised me, Pops. Nakasimangot na sabi ni Vanessa sa kanyang papa. Yes, iha. I promised. Pero hindi naman kalakihan ang building na ipagagawa mo. As a matter of fact, 2 floors lang yon. Kayang-kaya na yon ni Engineer Lagdameyo. Pangungumbinsi pa nito sa kanya. Lalo siyang sumimangot dahil naiinis siya sa Engineer Lagdameyo na sinasabi ng papa niya. Matanda na si Engineer Lagdameyo at hindi nito alam ang makabagong estilo sa paggawa ng building. Idagdag pa ang makulit nitong anak na nanliligaw sa kanya. Kaya naman nabubwisit siya sa tuwing pupunta siya sa pinagagawa niyang buildings dahil kabilang sa team nito ang makulit nitong anak na isa ring engineer. Bukod pa roon, kasama siya ng papa niya nang puntahan ang katatapos pa lamang na building ng kanilang family-owned corporation na talagang humanga siya sa pagkakagawa niyon. Gusto niya na si Engineer Dominic Palmario na hindi naman niya kilala at siyang hahawak sa Cebu Project ng Stronghold ang humawak sa ipapatayo niyang building. Magpapatayo siya ng maliit na gusali sa Oriental Mindoro. May hawak kasi siyang ilang local FM stations sa buong bansa at ang latest baby niya ay ang itatayo niyang istasyon sa Mindoro. Pops, sabi mo sa akin bago natapos yung station ko sa Cagayan, you'll give me your best engineer sa susunod. Bakit ngayon si Engineer Lagdameyo na naman? Paghihimutok pa niya. Siya nga naman, dear. A promise is a promise. Segunda pa ng mama niya. Bigla siyang nabuhayan sa ginawa ng mama niya. Kapag kumampi ito sa kanya, ay wala nang nagagawa ang papa niya. Pero pinapunta ko na si Engineer Palmario sa Davao. Anito na napakamot pa sa makintab nitong ulo. Pops, you promised! Nakangiti na niyang sabi. Baka naman pwedeng sa susunod na lang, iha. I'm sure you can wait until we finish our project in Davao. Lumabi siya. Gaano katagal yun? A year? Pops naman! No, iha. Mga ilang buwan lang siguro. Sige, mag-compromise tayo. How about maghintay ka kahit 1 buwan bago natin ipagawa ang Mindoro Station mo? Explica nito sa kanya. Isisettle muna namin ni Dom ang lahat bago ko siya ipadala sa Mindoro. Okay na ba yon? You're the best, Pops! Nayakap niya ito sa tuwa. I'm sorry, Dom, pero hindi ko lang mapahindian ang baby ko. Ani Mr. Heason sa kanya. Totoong sumama ang loob niya sa ipinahayag nito. Kagagaling pa lamang niya ng Davao at maganda ang plano niya para doon. Subalit ayon dito ay hindi na siya ang ipadadala roon dahil sa Mindoro na siya gagawa ng 2-story building. Bakit siya ang kailangang ma-assign sa Mindoro? Hindi naman siya baguhang engineer para magtayo ng maliit na gusali. Subalit nabawasan ang pagkainis niya dahil apologetic naman si Mr. Heason. Isa pa ay para daw yon sa anak nito. Gayunpaman ay sinabi na rin niya ang nabuong plano niya para sa project sa Davao na ikinatuwa nito. Bueno, magandang plano mo. Nagsisisi tuloy ako na pumayag ako sa gusto ni Vani. But what can a poor man like me do? Pinagtulungan akong mag-ina ko. Napangiwing saad nito. Napangiti siya. Minsan ay naaalala niya sa matanda ang ama noong nabubuhay pa ito. It's okay, sir. Paninuguro niya rito. Anyway,
mamayang buwan ay mag-meet kayo ni Vanny sa conference room. Kayong dalawa lang, dahil ayaw niyang nakikialam ako kapag nagpapagawa siya ng building. Natatawang sabi nito. Anyway, I gotta go. May meeting pa ako ngayong hapon kay Mr. Antero. Good luck sa meeting ninyo ni Vanny. Medyo babalaan lang kita. She's a little bratty, pero mabait yun. Ngumiti pa ito at tila siyang-siyang naaalala ang anak. Nagpaalam na siya rito at tumuloy sa opisina niya. Bratty pala. Bahagya siyang nakadama ng pagkainis sa anak nito kahit hindi pa niya nakikilala si Vanny. Maging ang asawa ni Mr. Hison ay hindi pa rin niya nakikita. Paano nga hindi naman nagpupunta roon ang pamilya nito? Marahil kung nagpupunta man ang mga ito ay natataong nasa malayong lugar naman siya at may inaasikasong project. Niminsan din ay hindi pa siya nakaka-attend ng Christmas party ng kumpanya. Kapag nasa site siya ay ayaw na niyang umalis pa roon hanggat hindi tapos ang project niya. Ganoon ang ugali niya pagdating sa trabaho. At isa pa marahil na dahilan kung bakit mas gusto pa niyang madestino sa ibang lugar ay dahil may iniiwasan siyang tao sa Maynila, ang kanyang ina. Nang makapagtapos siya ng pag-aaral ay nagulat na lamang siya isang araw nang bigla na lamang itong dumalaw sa bahay niya noon sa squatters area. Hindi niya malilimutan ang eksenang yun. Nakita niyang nakaupo sa lumang sofa ang isang matandang babae na bagamat may ilang gatla na rin sa noo ay kakikitaan pa rin ng sopistikasyon. Hindi niya kaagad nakilala ang ina dahil wala naman ipinakitang larawan dito ang kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Sinunog nitong lahat ang alaala ng kanyang ina. Kaagad siya nitong binati, niyakap at hinalikan sa pisngi. Pagkatapos ay nagpakilala ito na kanyang ina. May ipinakita pa itong mga larawan noong binyag niya at ilang larawan ang simple nitong kasal sa kanyang ama. Nagalit siya rito at kaagad itong pinaalis. Masama ang loob niya rito dahil sa tinagal-tagal na panahon ay noon lamang ito bumalik. Nagpaliwanag pa ito at sinabi kung bakit hindi nito nagawang balikan siya. Subalit hindi na niya ito pinakinggan. Malalim ang sugat na iniwan nito sa kanya. Lalo na at alam niyang iniwan sila nito kapalit ng karangyaang kayang ibigay rito ng kanyang lolo. Umiyak ito subalit nagmatigas siya. Magmula noon ay parati na niya itong nakikita. Inaabangan ang pag-uwi niya. Kaya noong siya ay nagkatrabaho, mas ninais pa niyang magpadestino sa malayong lugar upang iwasan ito. Hindi pa niya ito kayang patawarin sa ginawa nito sa kanilang mag-ama. Napailing na lamang siya nang maalala ang pagkikita nila ng kanyang ina. Nagmamadaling umibis mula sa sasakyan si Vanessa. Inabot siya ng matinding traffic sa kahabaan ng EDSA. Late na siya ng 15 minutes sa meeting niya sa engineer na napili niyang humawak ng project niya sa Mindoro. Nagmamadali siyang sumakay sa elevator at ilang sandali pa ay nakita na niya ang sekretarya ng kanyang papa paglabas niya roon. Hi, Monette! Nandiyan na ba si Engineer Palmario? Tanong niya sa sekretarya. Nasa conference room na po, ma'am. Thanks! Kagad na niyang tinungo ang conference room. Pagpasok niya ay nakatalikod ang lalaki mula sa pinto na ipinagpalagay niyang si Engineer Palmario. I'm really sorry I'm late kasi naman masyadong ma... Daig pa niya ang binuhusan ng malamig na tubig nang tumayo ang lalaki at humarap sa kanya. This can't be... Bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Paano ba niya malilimutan ang mukhang iyon? Paano ba niya may aalis sa isip ang nangyari sa kanila ng gabing iyon? Pero bakit narito ang lalaking ito? Anong ginagawa nito rito? Nakilala kaya niya ako? And boy, how come he looks this good? Hindi na kupasin ang suot nitong polo shirt. Subalit kupas pa rin ang suot nitong pantalon. Wala sa sariling napadako ang mga mata niya sa parting iyon ng pantalon nito. Sa sobrang pagkagulat ay muntik pa siyang mapatalon nang ito ay magsalita. Good afternoon. You must be Vanessa Hison. Ilang segundo ang lumipas bago siya nakapagsalita. Yes, Vanessa Hison. And you are? Paniniguro niya. Dominic Palmario,
Just call me Dom. Lumapit ito at inilahad ang kamay sa kanya. So, he didn't recognize me. Thank heavens. Inabot niya ang kamay nito. Matamang nag-isip si Dom dahil parang pamilyar sa kanya ang mukha ng anak ni Mr. Hizon. Nagtataka rin siya kung bakit tila nataranta ito nang makita siya. Malaanghel ang ganda ni Vanessa. Itim na itim ang mahaba at alon-alon nitong buhok. Maliit ang ilong nito at matangos na matangos. Maganda ang hugis ng mga mapupulang labi nito. Teka, ito ang babaeng madalas niyang maalala at mapanaginipan gabi-gabi. Si Emma. Ang babaeng ilang gabi rin niyang binalik-balikan sa beer house ng Mangkulas, subalit kailanman ay hindi na niya muling nakita. Pero paanong nangyaring ito pala ang anak ni Mr. Hizon? Hindi, kahawig lang siguro niya si Emma. Pero paanong nangyaring magkahawig na magkahawig ang mga ito? Sigurado ka bang hindi Emma ang pangalan mo? Hindi nakatiis na tanong niya rito. Nakita niya ang panginginig ng mga labi nito. Emma? Of course not. I just said my name is Vanessa. I'm sorry, but you remind me of somebody else. Anyway, ano bang ipagagawa mo? Oh my God! He recognized me after all. Shit! I can't let him find out kung sino nga ako. But then, paano naman niya malalaman ako ngayon? Naupo na siya sa silya at tinabihan naman siya ni Dom. Kasi... Tumikim siya upang alisin ang bigig sa kanyang lalamunan. I'm planning to put up a radio station sa Oriental Mindoro. Maliit lang naman. And I have here with me yung mga pictures ng iba kong radio stations. Pati yung plano ng mga buildings. I want you to take a look at this. Inabot niya rito ang mga plano. May mga gusto kong i-improve dyan. Tiningnan nito ang plano at maya-maya ay tumango-tango ito. Marami nga ritong dapat na i-improve. Like here. Sa isang ito, dapat dito sa kabila ng entrance. Saka itong septic tank dito sa isa, masyadong maliit. Saka masyado yatang luma ang style nitong isang to. Komento pa nito. Kaagad namang siyang nagka-interes sa sinasabi nito. Sandali niyang nakalimutan ang pagkabahala na makilala siya nito ng tuluyan. Yeah, I noticed that too. Alam mo naman si Engineer Lagnameo, medyo matanda na. Look at this one. Di ba mas maganda kung walang poster rito? I mean, malapit siya sa entrance, so... Bigla siyang natigilan sa pagsasalita nang magangat siya ng ulo at makitang nakatitig lamang ito sa kanya. Kumabog ang dibdib niya at unti-unti itong tinititigan. You smell like Emma. What are you talking about? If you keep talking nonsense, I'll tell Pops na... Ano ba pinagsasabi mo? Gusto na niyang maiyak sa inis dito. Hey, calm down. Why are you freaking out? I am not freaking out. Goodbye, Engineer Palmario. Hindi na niya kayang tiisin na makasama ito sa iisang lugar. At bago pa niya ibuko ang sarili, ay kailangan na niyang umalis. Nagmamadali niyang iniligpit ang mga nakalatag na plano sa mesa at padabog siyang lumabas ng conference room. Halos sigurado si Dom na si Vanessa at ang babaeng nakasama niya sa motel nang gabing iyon ay iisa. Tandang-tanda niya ang amoy ni Emma. Kung si Emma nga ay isang bayarang babae, bakit kaamoy ng pabango nito ang pabango ni Vanessa? Hinding-hindi niya malilimutan si Emma. Halos gabi-gabi ay naaalala niya ang gabing iyon. May kung ano kay Emma na kay hirap kalimutan. Bukod pa siyempre sa pagkakakalbo niya. Subalit paanong nangyaring si Vanessa at Emma ay iisa lamang? Sa pagkakaalam niya, matagal nang presidente ng stronghold ang papa ni Vanessa. Ibig sabihin ay matagal nang may kaya sa buhay ang mga ito. Wala siyang makitang rason kung bakit gagawin nito ang gayon. Nahalata niya ang pagkataranta nito nang makita siya na maaaring nakilala rin siya nito. Napabuntong hininga siya. Hindi niya malaman ang iisipin. Nang masandaling iyon ay gusto niya itong makausap.
parang gusto niyang titigan lamang ang maganda nitong muka. Hello! Anang matinis na boses na nakasagot kay Vanessa sa kabilang linya. Good morning! This is Vanessa Hizon and I would like to speak with Engineer Palmario. Puno ng otoridad niyang sabi sa nakasagot sa kanya. Sinunod niya ang suwestiyon ni Sophie na tawagan si Dom. Nakipagkita kasi siya sa kaibigan at humingi ng payo tungkol sa nangyari. Marahil ay nagtaka ito kung bakit ganoon ang inasta niya. Tila kasi kumpirmasyon na siya nga si Emma nang bigla na lang siyang mag-walk out noong nakaraang araw. Dapat niyang patunayan dito na hindi siya si Emma at magagawa niya yon kung sa susunod nilang pagkikita ay magpapakita siya ng otoridad na siya ay boss din nito at siya ay isang kagalang-galang na babae. Oh, just a minute, ma'am. Nakarinig siya ng tunog at ilang sandali pa ay narinig na niya ang baritonong tinig sa kabilang linya. Hello? Tila may kung anong bagay na bumikig sa kanyang lalamunan, subalit pinilit niyang magsalita. Engineer Palmario, this is Vanessa Hizon. And I would like to apologize about yesterday. See, I was feeling bad. Kaya lang ay pinilit kong pumunta sa meeting natin. Kaya naman umalis ako agad because my head ached badly nung kausap kita. Anyway, gusto ko sanang mag-meet ulit tayo mamaya. Free ka ba around 1? Mahaba niyang sabi. Hindi na niya napansin na masyadong mahaba ang ginawa niyang excuse sa kanyang inakto sa harap nito. Narinig niya ang mahina nitong pagtawa sa kabilang linya. What's so funny, Engineer Palmario? Naiinis na tanong niya. Nothing, Emma. I mean, Vanny. Tugon naman ito sa kanya. I would really appreciate it if you drop the Emma nonsense and it's Miss Hizon to you, Engineer. Pagbibigay diin niya. Saglit itong hindi nakapagsalita. Okay kung ganun, Miss Hizon. Saan ba tayo magkikita? Tanong nito. Pinaghandaan na niya ang isasagot dito. Sinabi niya ang address ng opisina niya sa Ortigas dahil ayaw niyang siya pa ang pupunta sa opisina nito. Be here by 1. Goodbye. Pagkatapos na yon ay ibinaba na niya ang telepono. Napangiti siya dahil sa palagay niya ay matagumpay niyang nagawa ang unang hakbang. Kapag nagkausap sila nito ay sisiguruhin niyang malamig ang magiging pagtrato niya rito. Employer to employee. Nothing more, nothing less. Eksaktong alauna ay tinawagan si Vanessa ng sekretarya niya upang ipaalam sa kanya na naroroon na si Dom. Nagpalipas pa siya ng ilang minuto bago tumuloy sa maliit na conference room ng kanyang opisina. Pagpasok niya ay nakita niya si Dom na nakaupo sa isang silya ng round table na naroroon. Pumwesto siya sa tapat nito dahil wala naman siyang balak na tabihan ito. Good afternoon. Napakatamis ng ngiting bati nito sa kanya. Otomatikong tumaas ang kaliwang kilay niya at inignora ang pagbati nito. Let's start. Seryosong sabi niya habang inilalapag niya ang plano sa mesa. Like I said yesterday, may kaunting improvements lang ako na ipagagawa sa plano rito. Naturally, gagawa ka ng plano kapag nakita mo ng site, but basically, halos pareho lang naman yon sa isang ito. Inabot niya rito ang isang plano. Now, you may think to ordinaryo lang naman yan pero you must understand na... Bigla siyang natigil sa kanyang pagsasalita dahil naiilang na siya rito na mataman itong nakatitig sa kanya. Engineer Palmario, I would really appreciate it if you stop looking at my face. Naiinis niyang sita rito. What can I do? You're so beautiful. Seryosong sad nito. Ramdam niya ang pag-iinit ng magkabila niyang pisngi, magkahalong pagbablush at pagkainis ang nadarama niya para dito. Do you always talk this way to your boss? No, I never told your father he's beautiful. Tugon nito. Is that a joke, Engineer Palmario? Because if it is, I don't find it funny at all. You don't have any right to talk to me like that. Galit na sabi niya. Nagkibit lamang ito ng balikat. Nagsimula na siyang mag-explain ng mga detalyeng nais niya para sa ipapatayong gusali.
Well, what do you have to say? Tanong niya rito pagkatapos. Kailangan ko munang makita ang lugar. Pero madali na ito. Saad nito? Well, I'll talk to my father para malaman na kaagad kung kailan tayo pupunta sa Mindoro. Anything else, madam? Nakangiting tanong nito. Nothing else. You may go now. Taas ang kilay na sabi niya, sabay tayo. Goodbye, Miss Season. Paalam nito. Tumalikod na ito at nang makarating sa pinto, ay binuka nito ang bibig na tila may sasabihin pa. Subalit muli na lamang itinikom ang bibig nito. Nagpatuloy na ito sa paglalakad palayo. Tila hapong-hapo naman siyang napaupo sa silya. Natuwa si Dom nang muli niyang makita si Vanessa. Ang makita itong muli ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang uri ng enerhiya. Nasisiyahan siyang biruin ito dahil madali itong maapektuhan. Masyadong touchy pagdating sa usapin tungkol kay Emma. Lalo tuloy niyang naisip na ito ang babaeng nakasama niya isang gabi. 6 na taon na ang nakalilipas. Gusto pa sana niya itong biruin. Subalit nangangamba siya na baka mapikon na ito ng gusto. Hindi lahat ng sinabi niya rito ay biro. Totoong maganda si Vanessa. Para sa kanya, ito na ang pinakamagandang babaeng napagmasdan niya. Makinis at napakaputi ng kutis nito. Pinong-pino na malagatas, subalit mamula-mula pa. Para bang kay sarap hagkan nito ng buong buo. Para itong mansanas na napakatamis. Bigla niyang naalala si Emma. Hindi ba't ang kutis din nito ang nakakuha ng interes niya? Maliban siyempre sa napakagandang mukha ng babae. Bigla siyang nakaramdam ng pag-iinit sa loob ng kotse. Hindi siya makapaniwala na ganoon katindi ang epekto sa kanya ni Vanessa. Nalilito na siya at hindi niya malaman ang iisipin. Mayaman si na Vanessa. Ang tanging ipinagtataka niya ay kung bakit nasa beer house si Vanessa ng gabing iyon. Kung ito nga si Emma. Kaya naman may pagdududa pa rin siya na hindi nga si Vanessa si Emma. Pero kahit ano paman, gusto niya si Vanessa. 9:00 ng umaga ang usapan ni Vanessa at Dom sa Batangas Pier. Nagpasya siyang sabay na sila nitong pumunta sa Mindoro. Titingnan nito ang lugar, saka pa lamang nito papupuntahin doon ang mga tauhan ng stronghold. Dala niya ang sasakyan niya. Isasakay niya yon sa maliit na barko sapagkat siguradong kakailanganin niya iyon. Magtatagal siya sa Mindoro at may nakuha na siya roong maliit na apartment. As a matter of fact, 2 ang nakuha niyang apartment na magkatabi para yon sa engineer. Subalit nang kunin niya yon ay hindi pa naman niya alam na si Dom pala ang engineer na makukuha niya. But so what kung magkatabi sila ng apartment? Gusto niyang tingnan ang gusali habang itinatayo iyon kagaya ng ginawa niya sa lahat ng stations niya. Nasa kotse niya ang malaking bag at laptop. Nakabukas ang kanyang bintana upang makita siya ni Dom kapag dumating na ito. Hindi naman nagtagal ay may humintong sasakyan sa tabi ng kotse niya. Bumaba ang bintana niyon at nakita niya si Dom na nakangiti sa kanya. Otomatikong tumaas ang kilay niya. Good morning! Bati nito sa kanya. Yes, good morning. Now let's go. Pinaandar na niya ang kotse patungo sa barko. Nakasunod naman ang kotse nito sa kanya. Hindi na siya nag-abalang bumaba pa ng kotse niya. 2 oras lang naman ang biyahe at wala siyang balak na mag-ikot sa barko. Nagpatugtog siya ng music. Pagkatapos ay kinuha niya ang cellphone at idinayal ang numero ni Sophie. Ito na lamang kasi sa mga kaibigan niya ang hindi gaanong busy. Minsan ay nage-get together pa rin silang 4. Subalit hindi na kasing dalas ng nakasanayan nila noon. Hello! Ani Sophie sa kabilang linya. I'm on my way to Mindoro. Balita niya rito. Is he with you? Yes, pero naroon siya sa kotse niya. So, why are you calling me? Nagtatakang tanong nito. Masama bang tumawag sa'yo? Hindi naman, kaya lang nagtataka ako sa'yo. I mean, bakit parang nabawasan na yata ang tapang mo lately, Vanny? Makahulugang sabi nito. What do you mean? Wala lang.
napansin ko lang na nadadalas ang pagtawag mo sa akin para mag-report. I mean, dati naman hindi mo sinasabi sa akin kung nasan ka na, eh ano? Anitong humagik-gik pa. Shut up, Sophie! Kaagad siyang napikon. Bakit tila ay pinapahiwatig ni Sophie na malaki ang epekto sa kanya ni Dom? Malaki ang epekto nito sa kanya noong una sila nitong magkita. Subalit ng mga sandaling iyon ay hindi na. Alam na niya kung paano makipag-deal dito. Napapansin naman niyang tagumpay naman ang pagtataray niya rito nang huli sila nitong mag-usap. See? Pikon ka na pala ngayon. I need to see that guy. Hindi ko siya gaanong nakita ng gabing yon, but I remember na matangkad siya at magandang build. I bet malaki ang... Oh, shut up! Putol niya sa gusto nitong sabihin. Tumawa ng malakas si Sophie. What? Bakit hindi mo masabi kung malaki nga ba? I mean, it's been 6 years. Noon wala ka pang pagkukumparahan pero ngayon, siguro naman meron na. Nanunokso pang sabi nito. Wala pa rin at alam mo yan. You mean, you haven't seen Mark's thingy? Anitong ang tinutukoy ay ang ex-boyfriend niya. Of course I didn't. Alam nga namang sabihin ko sa kanya, Mark, pwede bang patingin nga? Ano ka ba, Sophie? This gets more exciting by the minute. Imagine, siya palang-palang nakitaan mo. I really thought that something happened between you and Mark. After all, matagal din kayo naging mag-boyfriend, diba? On and off kami, Sophie. Hanggang sa nag-off ay hindi na kami ulit nag-on. May sasabihin pa sana siya kay Sophie, subalit nagulat siya nang may kumatok sa bintana ng kotse niya. Si Dom. I got to go, Sophie. He's there, right? Nanunoksong tanong nito. Shut up! Saway niya rito. When you look at him, alalahanin mong itsura niya ng gabing yon. Sa inis ay pinindot na lamang niya ang off button ng cellphone niya. Itinabi niya yon sa bag at binuksan ang bintana ng kanyang kotse. Yes? Malamig niyang tanong kay Dom. Wala ka bang balak na bumaba dyan? Wala. Halika na, mag-ikot-ikot muna tayo. Yaya nito sa kanya. Please, Engineer Palmario, I don't have time for this. Kunway naiinip niyang sabi. Masyadong mahabang Engineer Palmario, saka medyo masakit sa tenga. Pwede bang Dom na lang ang itawag mo sa akin? We're together because of business, Engineer Palmario. Pagpapaalala niya rito. So? Just leave me alone dahil marami pa akong gagawin. Itinuro niya ang laptop na nakapatong sa kanyang hita. Sumilip ito sa loob ng kotse niya. Yes, nice legs. Komento nito. Nakadress kasi siyang hanggang tuhod at dahil nakaupo siya ay tumaas pa yon. Excuse me? Biglang nagsalubong ang mga kilay niya. Please learn to respect your superior. Buong katarayan niyang sabi rito. I respect you, Miss Season. I really do. Now, pwede bang samahan mo ako mag-ikot-ikot muna? Nakakainip kasi na wala akong kausap sa kotse ko. Pakiusap nito sa kanya. I can't. I'm sorry. Isinarado na niya ang bintana ng kotse. Nakahinga siya ng maluwag nang makita niya itong papalayunan ng kotse niya. Ano kaya ang gusto nitong mangyari? Di yata't hindi ito naniniwala na hindi siya si Emma. Kamuntik na siyang mapatili nang biglang bumukas ang pinto sa kabilang side ng kotse niya at biglang sumakay doon si Dom. You should lock your doors. Nakangiti nitong saad. Dahil sa pagkabigla ay hindi siya kaagad nakapagsalita. Ano bang ginagawa mo? Maybe I can help. Hindi pa rin nawawala ang ngiti sa mga labi nito. Engineer Palmario, what do you think you're doing? Inis na niyang sabi rito. Well, ayaw mo namang mag-ikot-ikot at nakakatabad naman kung mag-isa lamang ako mag-iikot. Kaya sasamahan na lang kita rito para hindi naman ako gaanong mainip. Nanlaki na ang mga mata niya sa sinabi nito. Marami akong gagawin. Hindi ako makakapagtrabaho kung may istorbo. So hindi ako mangiistorbo. I'll just watch you while you work.
Tiningnan niya ito mula ulo hanggang paa na tila hindi makapaniwala sa ginawa nito. Nakita niya sa mukha nito na determinado itong manatili roon kaya naman wala na siyang nagawa. Naiinis na pinag-aralan na lamang niya ang report ng kanyang Cagayan Station. Subalit hindi naman siya makapag-concentrate sapagkat nararamdaman niyang nakatingin ito sa kanya. Tiningnan niya ito at hindi naman siya nagkamali. Mataman nga itong nakatingin sa kanya. Please! Pakiusap niya rito. Please what? Tanong nitong Pilyo ang pagkakangiti. Inis na isinara niya ang laptop at hinarap ito. What do you want? Nothing. Itinaas pa nito ang magkabilang kamay. Hindi naman sinasadya na napatingin siya sa kandungan nito, pataas sa zipper ng pantalon nito. When you look at him, alalahanin mo itsura niya ng gabing yun. Tukso namang umulit-ulit sa isip niya ang sinabing iyon ni Sophie. Namula siya at napahiya sa naisip, kaya kaagad siyang yumuko. Okay, fine. Tara na sa labas. Bigla ay sabi niya rito. Pakiramdam niya ay hindi siya makahinga sa loob ng kotse. Maliit lamang ang kotse niya, kaya tila nanunuot sa ilong niya ang mabangong amoy nito. Nalulula rin siya sa laki nito na parabang masyadong masikip ang kotse niya kapag naroon ito sa loob. Pinatay niya ang aircon at makina ng sasakyan bago siya bumaba. Nagpatiuna na siyang pumanhik sa deck ng maliit na barko habang ito naman ay nasa likuran niya na nakasunod. Dito na lang tayo. Narinig niyang sabi nito. Humarap ito sa karagatan. Hindi pa naman masakit sa balat ang araw. Don't worry, hindi ka mangingitim. It would be a shame kung masisira ang skin mo. Sabi nito. Hindi niya malaman kung ano ang isasagot doon. Unang beses pa lamang na may lalaking nagkomento ng ganoon tungkol sa kanyang balat. Kalimitan siyang masabihan na maganda ang lips niya o mata niya, hindi ang balat niya. Lovely. Anitong nakatitig sa kanya. Namula siya. Please, engineer. So tell me, ilang taon ka na, Miss Season? I don't think it really matters. You said na hindi ikaw si Emma. Pero alam mo, tuwing nakikita kita ay naalala ko siya. Parehong pareho kayo. Nanigas siya subalit hindi nagpahalata. Nakuha niyang magtanong dito. Really? So, sino ba tong Emma na to? Pinakaswal niya ang boses at nanalangin na hindi ito makahalata. Nakilala ko siya 6 na taon na ang nakakaraan. Panimula nito. And I will never ever forget her. She took a part of me with her. Really? How interesting. Nagawa niyang sabihin. Yes, she took a part of me. My hair. Gusto niyang matawa sa sinabi nito sapagkat humagalpak na ng tawa si Dom. Subalit nagtimpi siya. Kunway kinunot niya ang kanyang noo. Your hair? Kunwari ay tanong niya. Yes, hindi ko alam kung anong gagawin niya roon eh. At hindi ko na siya nakita pang muli. Mabuti na lang, tumubo na ulit ang buhok ko. Muli itong tumawa. Hindi na niya nakuhang pigilan pa ang tawa, kaya natawa na rin siya. Sino ba naman ang hindi matatawa sa sinabi ni Dom, lalo pa at siya ang gumupit ng buhok nito? Mas maganda ka pala kapag tumatawa. Komento nito. Pinagmasdan ni Dom si Vanessa. Tinatantya niya kung aamin na ito na ito nga si Emma. Habang tumatawa ito ay hindi niya maiwasang lalong humanga sa kagandahan nitong taglay. Pati ang ngiti nito ay may kakaibang panghalina. Kahit siguro isang katerba ang problema niya ay parang bulang mawawala kung ito ang ngingiti sa kanya. Hindi siya romantikong tao, subalit kapag si Vanessa ang nasa harapan niya, ay nagiging natural sa kanya ang purihin nito. Kakaiba ang dating sa kanya nito, at hindi yon dahil sa kamukha nito si Emma. Napatingin siya sa mga labi nito na kay sarap hagkan. So, Engineer Palmario, bakit hindi business ang pag-usapan natin? Mungkahin ito sa kanya, otomatikong napangiwi siya.
bakit naman biglang naging formal na naman ito? Mamaya na natin pag-usapan yan, Miss Season. Then, wala akong makitang dahilan para samahan pa kita rito. Sad nitong tinalikuran siya. Subalit kaagad niya itong pinigilan sa braso. Naramdaman niya na napapitlag ito nang dumaiti ang kamay niya sa braso nito. Okay, let's talk about the plan. Nang makarating ang barko sa Calapan Pier, ay kaagad nang minaneho ni Vanessa palabas ng barko ang kotse niya. Diretso na niyang tinungo ang site na pagtatayuan ng gusali. Nakita naman niyang nakasunod sa likod ang kotse ni Dom. Hindi niya talaga lubos maisip kung paano ito umasenso sa buhay. Nang huli niya itong makita ay kupas pa ang damit. Subalit ngayon ay engineer na nila. Malapit lang naman sa Calapan ang nabili niyang lupa. Kaya naman kalahating oras lamang ay naroon na sila. Ipinarada niya ang kotse at saka siya bumaba. Well, here it is. What can you say? Agad niyang sabi kay Dom. Tumango-tango ito matapos ay naglakad-lakad sa kabuuan ng lupa. Maliit lang pala. Komento nito. Yes, so I expect na matatapos ka agad ito? Depende kung gaano karami ang tao. Pero sabi naman sa akin ng papa mo, kahit ilan ay okay lang. So in less than 3 months, siguro ay okay na. Good. Very good then. Nasisihan naman niyang pahayag. Ibig sabihin ay 3 buwan lamang niya itong makikita. Subalit kasabay ng kasiyahan ay nalungkot siya. Ngunit kaagad niyang binaliwala ang naiisip. Hindi kumibos si Dom at binuklat ang planong hawak. Tila pinag-aaralan nito kung ano ang mga babaguhin doon. Ilang sandali pa ay muli itong tumango-tango. Ngumiti ito. Madali lang ito. Siya nga pala, saan ba tayo tutuloy? Follow me. Utos niya rito. Sumakay na siyang muli sa kanyang kotse. Ilang saglit pa ay inihinto niya ang kotse sa harap ng 2 maliit na apartment na magkatabi. Doon ka sa kabila, dito ako. Aniya nang bumaba na sila ni Dom. Bakit naman 2 pa? Pwede naman tayo sa 1 lang. Engineer Palmario, IX. Naputo lang sasabihin niya nang tumawa ito. I was just joking, Miss Season. Can't you take a joke? Inis na kinuha niya ang bag mula sa kotse niya at dinala yon sa loob ng apartment. Hindi man lamang siya nito tinulungan habang nakangiti lamang itong nakamasid sa kanya na nakahalukip-kip pa. Subalit nungka naman siyang magpatulong dito. Nang mailagay niya sa loob ang bag ay binalikan niya ang iba pa niyang dala. Hindi naman yata ito nakatiis kaya kinuha nito ang mabigat na grocery items na dala niya. Pagkatapos nito yung may pasok sa loob ay hindi na ito umalis ng apartment. Prente itong naupo sa sofa niya. May kailangan ka pa ba? Sarkastiko niyang sabi. Yung susi ng apartment. Napahiya siya. Bakit ba niya nalimutang ibigay rito ang susi ng kabilang apartment? Dali-dali niyang kinuha ang susi at inabot yon dito. Here. Thank you. Ngumiti ito at para siyang nabato-balani. Lumabas na ito at wala siyang nagawa kundi sundan ito ng tingin. Lumipas ang maghapon na hindi na pinuntahan ni Dom si Vanessa kaya naman kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag. Nang gabing iyon ay nagpasya siyang mag-init na lang ng dilatang soup para sa kanyang hapunan. Nakaupo siya sa sofa sa sala at inihigop ang soup habang nanonood ng TV nang makarinig siya ng mahinang pagkatok sa pinto. Tumayo siya at binuksan yon. Good evening. Bati ni Dom sa kanya. Yes? Formal niyang tanong. Well, bumili ako ng lechong manok. Baka ako hindi ka pa kumakain. Sabay na tayong mag-apunan. Tuloy-tuloy itong pumasok sa loob. Engineer Palmario, may pagkain naman ako rito. Kaya hindi mo na kailangan pang mag... You call this food? Tanong nito habang nakatingin sa isang maliit na tasang puno ng soup. Yes, I call that food. Nah, sabi nitong tumuloy sa kusina niya na tanaw naman mula sa sala. Nakita niyang kumuha ito ng 3 plato. Isinara niya ang pinto at pumunta na rin sa kusina.
What are you doing? Doon ka nalang kumain sa kabila. We'll have dinner together. Pangit yung suplang hapunan mo. Now sit down. Ako ang bahala. Anitong naghain na sa maliit na dining table. Nakamata lamang siya rito. Kahit kailan ay hindi pa siya nakakilala ng ganong uri ng lalaki. Sanay siya na kapag sinabi niya ay kaagad na sinusunod ng subordinates niya o boyfriend. Subalit hindi ang isang ito. Kakaibang talaga. May binili rin akong kanin. Isinalin nito ang lamang kanin ng plastic sa isang plato. Kain na tayo. Nakangiting yaya nito sa kanya. Hindi naman niya maintindihan kung bakit siya umupo. Parang hindi niya kayang tanggihan ang malambing nitong pagyaya sa kanya. Sinalinan siya nito ng kanin sa kanyang plato. Ang dami nito. Protesta niya. Kaya mong ubusin yan. Anitong ipiniraso siya ng manok. Ang laki naman nito. Hindi ko mauubos ito. Sayang lang. Tanggi niya. Kaya mo yan. Sige na. Eat up. Malambing nitong utos. Para naman siyang batang inamo-amo. Kaya sumubo na siya. Noon lamang niya naramdaman na wala palang kalaman-laman ang sikmura niya. Kain pa ng kain. Kumain nga siya ng kumain. Para itong may kakaibang kapangyarihan na bawat sabihin ay ginagawa niya. Tapos ko na yung plano. Okay na. Tumawag na rin ako sa papa mo. At sa isang araw ay pwede nang magsimula. Pahayag nito. Tumango siya. Ilan ba ang radio stations mo? Anito, habang nilalagyan na naman ang kanin at ulam ang pinggan niya. Pang-8 na yung itatayo rito. Really? Then business must be good. Nakangiti naman itong sabi. Well, yes. Pinagmamasdan niya ang maganang pagkain nito. Nakakahawa ito, kaya panay rin ang subo niya. Hanggang sa aktong lalagyan na naman ito ng pagkain ang pinggan niya. Tama na, hindi ko na talaga kaya. Natatawang pigil niya rito. Pakiramdam niya ay sasabog na ang tiyan niya. Ngumiti ito sa kanya at tumayo na rin. Inimis nito ang mesa at inilagay sa lababo ang pinagkainan nila. Aktong maghuhugas pa ito ng pinggan nang pigilan niya. Ako na. Awat niya rito. Ngumiti lamang ito sa kanya at itinuloy pa rin ang tanggang paghuhugas nito. Hindi naman niya malaman ang gagawin. Idinidikta ng isip niya na mainis dito dahil walang anuman itong nakikialam sa apartment niya. Gayong hindi naman niya ito pinahintulutang pumasok doon. Subalit sa kabilang banda, pakiramdam niya ay dapat na awatin na niya itong maghugas sapagkat ito na nga ang nagdala ng pagkain. Tumayo siya at lumapit dito. Ako na! Ani ang inagaw mula rito ang scratchpad. Naglapat ang kamay nila at napapitlag siya. No, it would be a shame kung gagaspang ang kamay mo. Seryosong saad nito matapos mapailing. Maupo ka na lang at ako nang bahala rito. Sanay ako. Wala na siyang nagawa kundi ang sundin ang sinabi nito. Tinungo niya ang sala at naupo sa sofa. Pwede bang pakidala na rin dito yung tasa dyan para wala ka ng hugasan mamaya? Anito at tumalima naman siya. Nagtataka na talaga siya sa sarili. Para siyang sunod-sunuran dito. Nang matapos itong maghugas ng mga pinggan ay tumabi ito sa kanya sa sofa. Hindi naman niya ito mapaalis dahil parang nakakahiya para dito. Baka isipin pa nitong binabastos niya ito na matapos siyang dalhan ng pagkain at pagsilbihan ay palalayasin na niya ito. Panood muna ha, wala akong TV sa kabila eh. Tumango lamang siya. Binili niya ang TV noong unang pagpunta pa lamang niya sa lugar dahil alam niyang magtatagal doon at wala siyang mapaglilibangan. Natetens siya at hindi maintindihan ang pinapanood. Dahil katabi niya ito. Wala naman kasing ibang upuan sa sala, kundi ang maliit na sofa na yon. Fully furnished na ang apartment at hindi naman niya naisip na bumili ng ibang upuan. Dama niya ang init na nanggagaling dito at para bang pinapahina siya noon. Hindi niya yon kayang ipaliwanag. Biglang tumawa si Dom na hindi man lamang niya namalayan na nakakatawa pala ang pinapanood nila. Tinitigan niya ito. Napatingin ito sa kanya at kaagad naman siyang umiwas at itinutok ang paningin sa TV.
Vanessa. Bulong nito sa kanya. Napatingin siyang muli rito. Nakatitig ito sa kanya at aktong ibabaling na niyang muli ang mukha sa TV nang pigilan siya nito sa baba. Alam niya ang binabalak nitong gawin, subalit nawalan siya ng lakas na tumutol. Tila ipinako na siya sa posisyong iyon. Lumapit ang mukha nito sa kanya. Unti-unti na hindi niya namalayan na magkahinang na ang kanilang mga labi. Marahan niyang tinugo ng halik nito. Nang maya-maya ay naramdaman niyang natigilan ito. Tinitigan siya ng lalaki. Ikaw si Emma. Tila siya nagising sa sinabi nito. What are you talking about? Of course I'm not Emma. Agad siyang tumayo at tinungo ang pintuan. You may leave now, Engineer Palmario. Binigyang diin niya ang pagbanggit niya sa pangalan nito. Naalala ko pa ang mga halik na Emma. At parehong pareho kayo. You are mistaken, Engineer Palmario. Please huwag mong ipagpilitan na ako ang kusino mang Emma na yan. Kaila niya. Oh well, kung ayaw mong aminin, edi wag. Anitong tila paniwalang paniwala na siya talaga si Emma. I said I'm not. Now, wala akong pakialam kung anong iisipin mo. Now, please go at gusto ko na rin nakalimutan mo ang nangyari. Puno ng otoridad niyang sabi. Mataman siyang tinitigan ni Dom na tila ba pinag-aaralan kung maniniwala sa sinabi niya o hindi. Pinilit niyang huwag kumurap at nagtagumpay naman siya. Napabuntong hininga ito at napakibit balikat. Good night kung ganon. Paglabas nito ay kaagad niyang isinara ng pabalabag ang pinto. Nasa site si Vanessa nang simula ng pagpapatayo ng gusali. Nakagawian na kasi niyang magbantay sa tuwing may papatayo siyang station. Dala na rin marahil ng pamahiin niya na sa pakiramdam niya ay may masamang mangyayari kung wala siya roon. Ayaw man niyang aminin sa sarili, pero nasisiyahan siyang tignan si Dom habang nagtatrabaho dahil tumutulong din ito sa mga trabahador. Hindi ito katulad ni Engineer Lagdameyo na panay-utos lang. Pawisan at marumi na ito, subalit lalo nang naging masculine ang dating nito. Bigla tuloy niyang naalala ang lalaking-lalaking amoy ni Dom noong gabing iyon, 6 na taon na ang nakakaraan. Napalunok siya. Nasa isang tabi lamang siya at nagmamasid. Lumingon sa gawin niya si Dom at ngumiti sa kanya. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang mukha ng mga sandaling iyon. Damn it, Vanessa! Ano ka ba? Para ngayon ka lang nangitian. Wala sa listahan mo na kailangan gawin ang makipagngitian. At lalong-lalo na ang mag-blush. Hindi na uso mga babaeng nagbablush. Now go there and show authority. Sigaw na pagalit ng utak niya. Nilapitan niya ito, subalit habang papalapit ay hindi naman niya maiwasan na hagurin ang kanyang buhok. Yes? Anito na nakatalikod sa kanya na marahil ay naramdaman na nitong papalapit siya. So gusto ko pulido ang pagkakagawa. Dapat maayos ang lahat. Paalala niya rito. Lumingon nito sa kanya at tumawa ng malakas. What's so funny, Engineer Palmario? Nothing. It's just... Napakamot ito sa ulo at napangiti. The way you say it, para bang ang dami na naming nagagawa rito. Ngayon pa lamang kami nagsisimula, Vani. It's Miss Hizon to you. Yeah. Anitong tila bahagyang nainis, otomatikong kumunot ang noo niya. It's nothing personal, Engineer Palmario. It's just business. You're the engineer, I'm the boss. Pagbibigay diin niya. Bahagya rin siyang nabigla sa nasabi. Hindi lamang niya nagawang pigilan ang sarili. Tinitigan lamang siya nito, subalit hindi na nagsalita pa. Para naman siyang napahiya nang iwanan siya nito upang lapitan ang ibang tauhan. Pumwesto na lamang siya sa di kalayuan at patuloy na nagmasid sa mga gumagawa. Marami rin naman ang mga tauhan na ipinadala ng kanyang papa bukod pa sa ilang taga roon na kinuha ni Dom para tumulong upang mapabilis ang trabaho. Bago magtanghali ay nakita niyang may naitayo ng maliit na barracks
para may matuluyan ang ilang tauhan na doon matutulog. Maya-maya ay lumapit sa kanya si Dom. Kung naarawan ka dyan, Miss Season, pwede kang magstay muna doon. Itinuro nito ang bagong tayong barracks. Never mind. Tanggi niya. Napansin niyang may diin sa tono nito nang sabihin ang pangalan niya. Come on, hindi ka naman kakainin ng mga tauhan mo. I said, never mind. Kung yan ang gusto mo, nagkibit na lamang ito ng balikat. I guess, it would be very improper kung yayain kitang sumabay na kumain sa amin. Nagsisimula na kasing mananghalian ang mga trabahador nito. Napatingin siya sa mukha nito. Thank you, engineer. Pero sa labas na lang ako mananghalian. Sabi niya. Do you want to eat lunch with me? Nais niyang batukan ang sarili nang idagdag pa niya yon. Nakita niyang kumunot ang noon nito pagkatapos ay ngumiti. Sigurado ka? Paniniyak nito. Yes. Kung gano'n, nahalika na. Anitong inalalayan pa siya patungo sa kotse nito. I have my own car. Protesta niya. So, pwede naman sigurong sumakay ka sa kotse ko. Hindi ka naman matitetano rito, kahit hindi ito kasing ganda ng kotse mo. Nakangiting sabi nito. I suppose so. Pagpapatianod niya, ipinagbukas pa siya nito ng pinto. Pinandar nito ang makina at binuksan ang aircon. May inabot itong polo shirt mula sa backseat at bumaling ito sa kanya. Do you mind? Nakangiting tanong nito. Imbes na sumagot ay tumingin na lamang siya sa labas ng bintana at hinayaan itong magpalit ng pangitaas. Naaamoy niya ang pamilyar nitong halimuyak at hindi niya naiwasang tumingin dito habang nagbibihis. Muling sumiksik sa utak niya ang gabing iyon. Napakagatlabi siya nang hindi namamalayan. Itinupi nito ang pinagbihisang t-shirt at bumaling ulit sa kanya. Ngumiti ito at siya naman ay namula nang maalalang nakatitig lamang siya rito. Kagat-kagat pa niya ang ibabang labi. Ano na lamang ang iisipin nito na pinagnanasaan niya ito habang nagbibihis? Hindi ba totoo naman? Singit ng isang boses sa isip niya. Ganoon kalakas ang epekto nito sa kanya. At hindi niya malaman kung ano ang sasabihin dito. Kaya naman sinabi niya ang unang mga salitang naisip niya. I'm sorry. Nakayokong saad niya. Umalingaungaw sa kotse ang malakas na pagtawa nito. For what? Nakakunot noo, subalit nakangiting tanong nito. Tila nagkabikig ang kanyang lalamunan. I'm actually flattered. Anito. Muli siyang namula. Mabuti na lamang at hindi na ulit nagkomento si Dom na marahil ay nahalatang hiyang-hiya na siya. Pasalamat na lamang siya dahil kahit papaano ay may pagka-gentleman naman pala ito. Pinasibad na nito ang kotse at unti-unti namang nabalik ang normal niyang kulay. Unti-unti ring nagbalik ang tapang niya. Inihimpil ni Dom ang kotse nito sa harap ng isang restaurant. Madalian itong umibis at aktong tutunguhin ang side niya upang buksan iyon. Ngunit nagmamadali na siyang bumaba ng kotse. Lumapit ito para alalayan siya, subalit kaagad niyang iniiwas ang braso niya. Kung makita pa lamang niya ito, ay malaki na ang epekto sa kanya. Mas lalo na siguro kung magkakadikit pa ang mga balat nila. At hindi niya na iyon mapapayagan. Nagpatiuna na siya papasok sa restaurant habang nakasunod ito sa kanya. Iginiya sila ng waiter patungo sa isang pandalawahang mesa at inabutan ng tig-isang menu. Umorder siya at gayon din si Dom. Nang makaalis na ang waiter ay hindi niya malaman ang gagawin. Nakita niyang nakangiti ang binata sa kanya. What are you smiling for? Sita niya rito. Hindi niya maiwasang isipin na lihim siya nitong pinagtatawanan dahil sa ginawa niyang pagtitig dito kanina. Wala. Nakangiti pa rin itong sabi. Napabuntong hininga siya. Naiinis lang ako kapag may taong ngingiti-ngiti sa harap ko kung wala namang nakakatawa. Buong kasupladahan niyang pambabara dito.
Alam mo, Vani, hindi kaagad nito na ituloy ang sasabihin dahil kaagad niya itong binigyan ng masamang tingin. Miss Season, masyado mo naman yatang pinalalaki ang maliliit na bagay. Ano namang masama kung nahuli kitang nakatitig sa katawan ko? I told you, I was flattered. Napahumindig siya. I wasn't staring. Of course you were. Bale, walang sabi nito. I... Wala siyang mahagilap na salita para sabihin dito. I was just expecting na magkakaroon ka naman ng konting respeto sa akin. At hindi basta na lang magbibihis sa harapan ko. You know, me, your boss. Wala sa loob na sabi niya. Gusto niyang takpan ang bibig sa nasabi niya. Bagkus ay nakagat na lamang niya ang ibabang labi. Napawi kasi ang nakapagkit ng ngiti nito sa mga labi at tila dumilim ang mukha nito. Ganon po ba? I'm sorry, ma'am. Don't worry. Next time hindi ko na gagawin yon. And thank you for reminding me that you're my boss. Madiin itong sabi. Tumingin siya kay Dom at pilit na sinalubong ang tingin nito. Tila nagsusukatan sila nito at hindi na niya yon makakaya. Ibabaling na sana niyang atensyon sa ibang bagay nang biglang dumating ang waiter na dala ang order nila. Wala silang imikan habang kumakain at naiilang siya sa tensyong nabuo sa pagitan nila, subalit wala siyang magawa. Pagkatapos nilang kumain ay hiningi na nito ang bill sa waiter. Inilabas niya mula sa bagang wallet. Ako na. Aniya. Tiningnan lamang siya nito at naglabas din ito ng pera mula sa wallet nito. Naguguluhan ng waiter kung kanino ibibigay ang bill. Mabilis na ibinigay ni Dom sa waiter ang pera nito. Nang tumalikod ang waiter ay sa kanya ito kinompronta. Ako ang dapat na nagbayad dahil ako ang nag-iya. Protesta niya. May pera din naman ako, ma'am. Katwiran pa nito. Napayuko na lamang siya. Tahimik lamang sila habang pabalik sa site. Nang makarating doon ay hindi na siya pinansin ni Dom. Nakihalubilo na ito sa mga trabahador habang siya naman ay pumwesto sa barracks upang hindi mainitan. May lumapit na isang trabahador sa kanya at binigyan siya ng isang silyang halatang ito lamang ang gumawa. Yari yun sa kahoy na hindi man lamang nakatam. Nag-alanganin siyang umupo sapagkat manipis ang tela ng palda niya at baka masalubsob ang pangupo niya. Napadako ang paningin niya kay Dom. Tiningnan lamang siya nito, kaya napilitan na rin siyang umupo. Nang magpahinga saglit ang mga trabahador ng hapong iyon, ay nagpasya na siyang umuwi. Wala naman siyang gagawin doon dahil mukhang maayos ang lahat. Hindi niya malaman kung magpapaalam pa siya rito. Eksakto namang lumapit ito sa kanya. Pawisan ito at may hawak na puto at coke. Ma'am, pwede po ba akong makiupo sa tabi niyo? Tanong nito. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit may kung anong tumusok sa dibdib niya dahil sa sinabi nito. Tumayo siya at nagmamadaling umalis doon. Sa pagmamadali ay hindi niya napansin ang maliit na pakong nakalitaw sa posteng kahoy ng barracks. Sumabit ang palda niya at natastas iyon. Oh my! Hindi niya malaman ang gagawin. Agad nitong hinubad ang suot na t-shirt at itinakip sa likod niya. Hawakan mo. Utos nito. Agad naman niyang hinawakan sa bewang ang t-shirt na nakapalibot sa likod niya. What were you thinking? Bakit bigla ka na lang? Natigilan ito at humingi ng paumanhin sa kanya. Lumakad na siya palayo rito. Sumakay kaagad siya sa kotse at pinatakbo yon palayo. Hindi maiwasan ni Dom ang hindi makadama ng pagkainis kay Vanessa. Naiinis siya sa sitwasyon na amo niya ito at wala siyang magagawa roon. Tama rin naman ito at dahil doon ay naiinis siya. Walang wala siya kung ikukumpara sa dalaga. Nagagalit siya sa sarili dahil aminin man niya o hindi ay nahuhulog na ang loob niya kay Vanessa. Malaki ang epekto nito sa kanya at nakakapagpahina yon ng kanyang sistema. Naiinis din siya sapagkat naaalala niya ang kanyang ina sa inaakto ni Vanessa. Nagpapaalala ito nang nangyari sa kanyang mga magulang. Ang kaibahan nga lamang
ay di hamak na mas nakakaangat siya sa ama noong mga panahong nagustuhan nito ang kanyang ina. Napabuntungin nga siya at muli nang bumalik sa trabaho. Isinumpa ni Vanessa na hinding-hindi na siya magsusuot ng palda kung pupunta siya sa site. Dali-dali siyang nagbihis nang makarating siya sa kanyang apartment. Nang mapagmasdan niya, ang hawak niyang t-shirt ni Dom. At bago pa siya nakahuma, ay para siyang baliw na niyayapos iyon. Walang ano-ano ay inilapit niya yon sa kanyang ilong. Ang pamilyar na amoy ni Dom, magkahalong amoy pawis at cologne. Nahiga siya at inalala ang nangyari noon. Pagkatapos ng insidenteng iyon ay hindi na ganong kinakausap ni Dom si Vanessa at naiinis siya dahil sa tuwi na ay panay ang mam nito sa kanya kapag kausap niya ito. Pakiramdam niya ay napakalayo na nila sa isa't isa. Yun nga ang gusto niyang mangyari, ngunit naiinis siya sa sarili dahil namimiss niya ito. Lihim siyang umaasa na sana ibalik nito ang dati nitong ginagawa sa kanya. Namimiss niya ang mga biro nito na napapatawa siya at pati na rin ang pagyaya nito sa kanya sa pagkain. Naisip din niyang siya na mismo ang kusang lalapit dito, ngunit napipigilan naman siya sa isiping mabigo siya sa pagnanais niyang ipakita rito na hindi siya si Emma. Hindi ba't iyon ang main goal mo? Ang ipakita rito na mataas ka? So, wala kang dapat na pagsisihan sa nangyayari. It was just what you wanted. Dapat pa nga i-congratulate mo ang sarili sapagkat nagtagumpay ka sa balak mo. Wala ka nang dapat alalahanin. Sumbat ng isip niya. Nalulungkot siya sa isiping konting panahon na lamang ay matatapos na ang gusali. Ayon kay Dom ay isang buwan na lamang ay tapos na iyon. Pagkatapos niyon ay hindi na magtatagpo pang muli ang kanilang landas. Sinipat niya ang relo at ayon doon ay alas 12 na. Kaya naman pala nagsisipaglinis na ang mga trabahador. Nakita niyang pumwesto si Dom sa tabi ng mga pahinante. Inabot nito ang dalawang plastik na pananghalian nito. Araw-araw ay may naglalako roon ng pagkain at bumibili ito. Sa loob ng dalawang buwan niyang pananatili roon ay nakasanayan na niyang pagmasdan si Dom habang ito ay kumakain. Pasimple na lamang siyang nagmamasid para hindi nito yon mahalata. Kunwari ay nag-i-inspeksyon siya ng kung ano-ano. Tumayo siya at nag-ikot-ikot. Tila sanay na naman ang mga tao roon na nag-i-inspeksyon siya, bagamat batid niyang ilag ang mga yon sa kanya. Mula sa likod ng poste ay sinusulyapan niya si Dom at nagulat na lamang siya sa malakas na boses na yon ng isang babae. Dominic! Anang matinis na tinig. Agad siyang napatingin sa pinagmumulan niyon. Isang babaeng naka-shorts na maikli ang pumasok sa loob. Hinubad nito ang suot na sunglasses at agad na lumapit kay Dom. Niyakap nito ang binata at napapikit siya. Myla, what are you doing here? Narinig niyang tanong ni Dom sa babae. I called and asked where you were last night, di ba? So here I am. Surprise! Niyakap muli ng babae si Dom. Hindi niya kayang ipaliwanag kung bakit tila antimanong nakadama siya ng kakaibang pagkadisgusto sa babae. Gayong noon lamang niya ito nakita. Para bang nais niyang palayasin doon ang babae, subalit nagtimpi siya. Napansin din niya ang mga trabahador na katabi ni Dom na kumakain ay nakangiti at tila natutuwa sa eksenang nasasaksihan. Nabubwisit siya sa mga yon at hindi siya nakatiis na lumabas sa pinagkukublihan niya. Inayos niya ang damit niya bago nilapitan si Dom at ang babae. Napatingin naman sa gawin niya si Dom. Miss Season, this is Myla. Myla, si Miss Season, ang boss namin. Pakilala sa kanila ni Dom. Gusto niyang kalmutin ang mukha nito sapagkat binigyang diin nito ang salitang boss. Oh, nice meeting you, Miss Season. Inilahad ni Myla ang kamay nito. Tinanggap niya yon. Mas malambot ang palad ko kaysa sayo, hmm? So, Dom, hindi ka pa naman tapos mag-launch, di ba? Samahan mo naman ako. Paglalambing ni Myla kay Dom. Pero anong oras na? Sagot naman ni Dom. Nasisiyahan siya sa sagot ni Dom
subalit muli siyang nainis nang sulyapan siya ni Myla. Oh, I'm sure Miss Heason wouldn't mind. You are mistaken, miss. Gusto niyang sabihin, subalit napilitan siyang tumango. Of course not. Tugon na lamang niya. Okay, tara na, Dom. Ikinawit ni Myla ang braso nito sa braso ni Dom. Are you sure, ma'am? Tanong pa ni Dom nang lingunin siya. Of course I'm sure. Inis niyang tugon. Sige. Paalam nito sa kanya habang si Myla ay hindi na lumingon man lamang sa kanya. Nagingit-ngit siya sa galit dahil maliwanag pa sa sikat ng araw na nobya ni Dom si Myla. Wala siyang karapatang makadama ng pagkainis, subalit hindi na niya makontrol ang sarili. Nakita niya ang basyo ng lata ng sardinas sa daraanan niya at ubod lakas niya yung sinipa. Naupo siya sa isang silya at bumaba taas pa rin ang kanyang dibdib. Hinintay niyang magbalik si Dom subalit halos alas 2:30 na ay wala pa rin ito. Busit na talaga siya kaya nagpa siya na lamang siyang umuwi. Nagbilin siya sa foreman na ito na muna ang bahala sa site. Patabalik ni Engineer Palmario. Tell him I want to talk to him. Sumakay na siya sa kotse at pinaarangkada na iyon. Halos umiyak ang gulong sa sobrang bilis nang pinaharurot niya iyon. Bakit na masyado kang nagmamadali? Nakasimangot na tanong ni Myla kay Dom. Nagtatrabaho ako. Explica niya rito. Pero sabi naman ni Miss Heason, okay lang. Besides, engineer ka roon at hindi ka trabahador. Napailing na lamang siya. Hindi niya may paliwanag dito na gusto na niyang bumalik kaagad sa site dahil nangangamba siya na baka kung ano ang isipin ni Vanessa habang kasama niya ito. Dati niyang nobya si Myla pero ilang taon na rin silang hiwalay. Nakilala niya ito noon nang may ipagawa ang pamilya nitong building sa dati niyang kumpanya at siya ang humawak ng project na iyon. Pero sadyang makulit ang babae at walang tigil sa pangungulit sa kanyang makipagbalikan. Isa pa, may hinihintay tayo rito. Kumunot ang noon niya sa sinabi nito. Sino? Nagtatakang tanong niya rito. Surprise yun! Nakangiting sabi ni Myla. Hindi niya mawari kung bakit siya kinabahan sa sinabi nito. Hindi niya gusto ang tinatakbo ng pagkikita nilang iyon. Tumawag nga ito sa kanya ng nagdaang gabi, ngunit hindi niya inaasahan na pupuntahan siya nito sa site. At ng mga sandaling iyon ay may sorpresa para sa kanya. You know I hate surprises. Madiin niyang sabi. Well, nandito na pala siya. Anito habang nakatingin sa entrance ng restaurant. Otomatikong sinundan niya ang gawing tinitingnan nito. Isang matandang lalaking nakabarong Tagalog ang pumasok sa restaurant. Who's that guy? Nagtatakang tanong niya. Lumapit sa kanila ang lalaki. Dominic Palmario? Tanong nito sa kanya. Tumango siya at tinanggap ang inilahad nitong kamay sa kanya. I am Attorney Pilar, your late mother's lawyer. Saglit siyang natigilan. What do you mean, late? Nagtatakang tanong niya. She passed away a month ago. Matagal na kitang hinahanap. Fortunately, kilala ka pala ng pamangkin kong si Myla. Anang abogado, hindi siya nakapagsalita. Ano ba ang tama niyang maramdaman? Dapat ba siyang malungkot? Magluksa? Subalit hindi niya halos kilala ang ina niya. Sa'yo iniwan ng mother mo ang lupain niya sa Paete. I should congratulate you, Dominic. Hindi biro ang ari-arian na minana mo. Nakangiting sabi ni Attorney Pilar. Nagtatalong isip niya kung tatanggapin yon dahil pakiramdam niya ay mali iyon. I don't think I can accept that, attorney. I never really knew my mother. Paliwanag niya sa abogado. Don't be stupid, Dominic. Singit ni Myla sa usapan. Nakadama siya ng iba yung pagkainis dito. Wala itong karapatan at wala itong alam tungkol sa kanyang ina para magbigay ito ng opinyon. I'm sorry. I can't. Aniya, sabay tayo sa kinaupuan.
but you don't have any choice. Ani Attorney Pilar sa kanya. Wala siyang ibang pamilya kundi ikaw lang. Hindi na siya nag-asawang muli. Wala ka na rin ibang kamag-anak dahil solong anak ang iyong ina. Inilabas nito mula sa attache case ang ilang mga papeles. Inabot nito sa kanya ang ilan sa mga yon. Here, ikaw na ang may-ari niyan. But I can't. Giit pa niya. Just keep it. Inaasahan na ng mother mo na ganyan ang magiging reaksyon mo. Kaya naman nagbilin siya na habang nag-iisip ka pa, ako na muna ang bahala sa negosyong naiwan niya. I will keep in touch, Dominic. Tumayo na rin ang abogado at nagpaalam sa kanya. Congratulations, Dominic. Bati sa kanya ni Myla. Ayoko sa mga to. Madiin niyang sabi. Oh, don't be such a fool. Piksi nito. Nainis na siya ng tuluyan. You know what, Myla? You don't understand me, kaya wag mo akong sabihan ng ganyan. You're not even my girlfriend. Ha? Iyan pang sasabihin mo sa akin matapos kong ituro kay Tito kung nasan ka? You shouldn't have. You are such a loser. You are so stupid. Oh, I can't stand idiots like you. Tumayo si Myla at iniwan siya roon. Niwala siyang naramdaman. Wala siyang nadamang panghihinayang o ano paman. Tila pa nga nabunutan siya ng tinik sa kanyang ginawa kay Myla. Malamang na hindi na siya nito gagambalain pang muli. Ngunit kahit papaano ay nalungkot din siya sa kinahinatnan ng kanyang ina na hindi naman niya nakasama. Inip na sa kakahintay si Vanessa sa kanyang apartment. Alas 6 na ayon sa kanyang relo, ngunit hindi pa rin dumarating si Dom. Naiirita siyang isipin na hanggang sa mga sandaling iyon ay magkasama pa ito at si Myla. Nagpupuyos siya sa galit sa isiping iyon. Hindi naman nagtagal ay may narinig siyang katok sa pinto. Kaagad niya yung binuksan. Gusto mo raw ako makausap? Ani Dom. Yes. Do you know what time it is? Tanong niya rito habang nakahalukip-kip. Otomatiko naman itong tumingin sa relos nito. 6:30. Yes. Anong oras ka nakabalik sa site? Bakit ngayon ka lang? Ang sabi mo okay lang. Pangangatwiran pa nito. Okay lang naman talaga. But I expected na kahit naman paano ay hindi ka malilate ng sobra. Bumalik ako ng 2:30. Kaya ngayon lang ako dahil alam ko nga na nalate ako. Anitong nakakunot ang noo. Saan ka galing? Nasaan na yung girlfriend? Natigilan siya. Ano ang karapatan niyang kastiguhin ng ganoon si Dom? Isa pa, engineer naman ito. Kung tutuusin, kahit ilang oras lamang ito doon ay okay na. Nakita niyang may sumilay ng ngiti sa mga labi nito. Never mind. Good night, Engineer Palmario. Aniya rito at akma na sana niyang isasara ang pinto nang iharang nito ang kamay doon. She's not really my girlfriend. And she went back to Manila kanina. Kumain lang kami. That's all. Frankly, I don't care. Nakataas ang kilay na sabi niya. But you ask me. I said never mind, didn't I? Sige na. Putol niya sa nais pa nitong sabihin at isinara na niya ang pinto. Sumandal siya sa likod niyon. Mabilis na kumabog ang dibdib niya. Gusto na niyang pagalitan ang sarili dahil hindi niya alam kung bakit ganoon ang pumasok sa isip niya at ganoon na lamang ang inakto niya sa harap ni Dom. Dominic, I'm so sorry. Otomatikong nagsalubong ang kilay ni Dom nang makita si Myla ng umagang iyon. Agad siyang napatingin kay Vanessa na nakamasid lamang sa kanila. Nakita niyang napasimangot ito. What are you doing here? Tanong niya kay Myla. I had been thinking and I'm really sorry sa sinabi ko sa iyo kahapon. Anitong yumapos pa sa kanya. Agad niya itong inilayo sa kanya. Huwag mong gawin yan dito. Naiinis niyang sabi rito. Bukod sa naiilang siya, ay alam niya na nakamasid lamang si Vanessa. Then let's talk someplace else. Please, Dominic. Pagsusumamo pa nito, mariin siyang napakamot sa ulo.
Okay, sa labas tayo. No, let's go someplace else where we could talk peacefully. Suggestion pa nito. Napatingin siya kay Vanessa na nakatayo pa rin sa pinto. Wala siyang makitang emosyon sa paraan ng pagkakatingin nito sa kanya. Can't you see? I've got work to do. Tanggi niya kay Myla. Sa kanyang pagkabigla ay lumapit si Myla kay Vanessa. Miss Hizon, pwede ko ba ulit mahiram si Dominic? Malambing pang pakiusap nito kay Vanessa. Walang kagatol-gatol namang tumango ang dalaga. Let's go. Anito, wala na siyang choice nang pumayag si Vanessa. Nilapitan niya ito at haktong magsasalita pa lamang siya nang pigilan siya nito. Napilitan na siyang sumama kay Myla. Sinundan na lamang niya ang kotse nito at ilang saglit pa ay pumarada yon sa tapat ng isang restaurant. Nang makapasok ay agad niya itong tinanong. What do you want? Look, I'm really sorry sa sinabi ko kahapon. Please try to understand. I really didn't mean those things I said. Hinging paumanhin ni Myla sa kanya. Forget it. Agad na nagliwanag ang mukha nito. I want to make it up to you. I can go to your place tonight, dear. Makahulog ang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Otomatiko namang nagsalubong ang mga kilay niya. I'm sorry, Myla. But this is not going to work. It's over between us. Pahayag niya. But why? We made through the years, Dominic. We didn't. At kung wala ka nang ibang sasabihin pa, aalis na ako. Can't we give it another try, Dominic? No. Sige na. Mauna na ako. Pagkatapos na yon ay tumayo na siya. Nagmamadali na siyang makabalik kay Vanessa. Pakiramdam niya ay kailangan niyang magpaliwanag dito. Oo nga, at wala naman silang relasyon o ano paman. Subalit hindi niya maiwasan ang hindi mag-alala sa iisipin nito. Basta ang alam niya, kailangan niyang magpaliwanag sa dalaga. Subalit kaagad siyang nanlumo. Nang makabalik siya roon ay wala na si Vanessa. Ayon sa mga tao roon ay umalis daw ito. Alam ni Vanessa na wala siyang karapatang makadama ng anumang paninibugho kay Dom. Subalit hindi naman niya maalis sa isip niya na nagsinungaling ito nang sabihin sa kanya na hindi raw nito nobya si Myla. Bakit pa sasabihin kung hindi naman pala totoo? Nagingit-ngit siya dahil pakiramdam niya ay niloko siya nito. Alam niyang kabaliwan na isipin niya yon sapagkat wala naman itong obligasyon sa kanya. Subalit naiinis siya. Kaya naman nagpa siya na lamang siyang umuwi. Malapit na ring matapos ang ipinapatayo niyang building. Marahil ay kaya na iyong matapos sa loob lamang ng ilang linggo. At pagkatapos ay interior designer na ang bahala sa finishing touches. At yon na lamang ang hihintayin niya. Pinalipas niya ang maghapon sa apartment niya. Nang gumabi ay nagpa siya siyang mag-shower. At pagkatapos ay matutulog na siya. Kahihiga pa lamang niya sa kama nang makarinig siya ng mga katok sa pinto. Agad niyang isinuot ang roba at pagkatapos ay binuksan iyon. Biglang uminit ang ulo niya nang makita ang binata. Anong ginagawa nito at nakangiti pa na tila walang ginawang kasalanan sa kanya? Naiinis pa rin siya rito dahil hindi maalis sa isip niya na kasama nito si Myla. May kailangan ka ba? Bungad niya kay Dom nang mabungaran ito sa pinto. Good evening. Nakangiting bati nito sa kanya. I asked kung may kailangan ka. Kung wala kang kailangan, as you can see, I'm getting ready to sleep. Buong kasopladahan niyang sabi. Maaga pa. Otomatikong nagsalubong ang mga kilay niya. So I guess we can still, you know, talk. Anitong marahang tinabig ang kamay niya at pumasok sa loob ng apartment. Talk about what? About us. Nagsalitan sa pagtaas ang kaliwat kanan niyang kilay. Anong ibig nitong sabihin? About us? And what exactly is there between us? That's what I'm here for.
Halika rito at umupo ka sa tabi ko. Utos nitong bahagya pang pinagpagang kaliwang side mula sa kinuupuan nitong parte sa sofa. Pinamaywangan niya ito. Engineer Palmario, hindi... Pwede ba Vanessa? Sawa na akong madinig yung Engineer Palmario na yan. Why don't we just accept that there's something between us? And we can't go on like this. Anitong hindi nawawala ang ngiti sa mga labi. I don't think I understand you. Bagamat kinulang na sa tapang ang boses niya, ay bigla namang kumabog ang dibdib niya. Tama ba ang naririnig niya? Tama ba ang pagkakaunawa niya roon? You understand me, Vanessa? I don't. Mapaklang tumawa ito. Come on, sit here. Hindi siya nakagalaw. Hindi niya alam kung tatabihan ba niya ito. Okay, kung ayaw mo, edi ako na lang ang tatayo. Tumayo nga ito at lumapit sa kanya. Napatras siya hanggang sa naramdaman na lamang niya ang matigas na dingding sa kanyang likod. Itinukod ni Dom ang magkabila nitong kamay roon. Dom? Alanganin niyang sabi. I think I like it better when you call me that. Unti-unting tumaas ang kamay nito sa mukha niya. Banayad nitong hinaplos ang pisngi niya. So delicate. So fragile. Bulong nito. Ramdam niya ang malakas na epekto ni Dom sa kanya. Natatakot siya sa kanyang kakaibang damdamin para rito. Na siyang tangi niyang kahinaan. Bumaba ang mga labi nito sa kanya. At wala siyang nagawa kundi ang tumugon ng buong init at walang pag-aalinlangan. Nagpatianod siya sa temptasyon na kay tagal niyang kinontra. Sa kakaibang kiliting dulot ng halik nito ay otomatikong ikinawit niya ang magkabilang kamay sa batok nito. Kagaya noon, tila muli siyang nawala sa wisyo dahil sa mga halik nito. Hindi na siya nag-isip. Bagkus ay sinusunod na lamang niya ang hiling ng kanyang damdamin. Tila uhaw na gumanti siya ng halik. Naramdaman na lamang niya na pinangko siya nito. Wala na siyang pakialam kahit ano pa ang gawin nito sa kanya. Halos mapugto ang hininga niya habang magkahinang pa rin ang kanilang mga labi. Naramdaman na lamang niya na lumapat ang likod niya sa sofa. Batid na niya na may mangyayari sa kanila nito. Subalit wala na siyang nadaramang pagtutol. Mabilis ang pagkilos nito na tila nagmamadali. Marahang bumaba ang mga labi nito sa kanyang leeg habang ang mga kamay nito ay abala sa pagtatanggal sa kanyang roba. Maging ang kanyang suot na manipis na pantulog. Saglit muna itong tumigil at buong paghanga siya nitong pinagmasdan. Are you sure? Tanong nito sa kanya. Bilang tugon ay kinabig niya ito sa batok at buong puso niyang hinalikan ito sa mga labi. Kailangan niya ito na kung titigil sila ng lalaki ay iba yung panghihinayang ang madarama niya. Gusto niyang ituloy ang naputol nilang istorya. 6 na taon na ang nakakaraan. Maya-maya ay unti-unti niyang nadama ang kanilang pag-iisa. Kasabay ng kirot na natural lamang sa mga kagaya niyang walang karanasan. Hinahalikan ni Dom ang mukha niya habang siya naman ay nakayakap dito habang magkayakap sila sa sofa. Ibinubulong nito ang pangalan niya. Nagsumiksik pa ang katawan niya rito at ibinaon niya ang mukha sa leg nito. Gustong gusto niya talaga ang amoy nito. So, bakit hindi mo kaagad inamin na ikaw nga si Emma? Nanigas ang katawan niya sa binanggit ng binata. What are you saying? Tanong niya rito. Hey, it's no big deal. Alam ko naman na ang totoo. Natatandaan ko ang nunal mo dyan. Anitong nakangiti at itinuro pa ang tinutukoy nito. Nalito siya sa nabakas na expression sa mukha nito. No, I'm not her. Yes, you are. Nakangiti pa rin itong sabi. Come here. I want to kiss you. Napahumindig siya. Hindi niya gusto ang paraan nito ng pag-utos sa kanya dahil nakumpirma nitong siya nga si Emma. Akala yata nito ay lalapit nga siya upang pahalik dito.
ano ba ang tingin nito sa kanya ng mga sandaling iyon? Agad niyang ipinikit ang mga mata sapagkat nag-iinit na ang sulok niyon. Hindi siya iiyak sa harap ni Dom. Never. Get out now! Mariin niyang utos dito. Teka, ano bang problema? Nagtatakang tanong nito. Just get out! Vani? Why? Don't you dare call me Vani! Don't you dare! Then what do you want me to call you? Just get out! Out! Bigla niyang naalala na naiinis siya rito at nagseselos dahil kasama nito si Myla. Pagkatapos ay ibinigay pa niya ang sarili rito. Feeling niya ay napakatama niya. Please, Vani. Don't call me Vani. I am your boss. Kaya may nangyari sa atin dahil you came at the right place and at the right time. There's nothing to it. Oh yeah? Nagdilim ang anyo nito. And I'm supposed to call you Miss Heason again? Is that it? Okay. How about this, Miss Heason? Did you enjoy what we just did, ma'am? Did you? Lumagapak ang kamay niya sa mukha nito. Hinawakan nito ang braso niya. Tell me, Miss Heason. Ma'am. Sarkastikong sabi nito. Bakit ako? Marami namang ibang pwede riyan. Bakit ako pa? Sa susunod na gusto mo ulit, huwag akong piliin mo, ma'am. Galit na galit siya. Naiinsulto siya sa sinabi nito. Dinuro niya ito. You're nothing. Nothing compared to me. Kaya hindi mo ko pwedeng pagsalitaan ng ganyan because you don't have any right. Now go! Just go! Saglit siyang tinitigan ito. Aktong magsasalita itong muli, subalit hindi na itinuloy. Isinot nito ang pantalon at dinampot ang nalalabing damit sa sahig. At pagkatapos ay walang lingon na umalis. Tulala siyang napaupo sa sofa. How could something so beautiful turn so bad? Sinisisi niya ang sarili. Si Dom, si Reynaline, lahat na yata ay sinisi niya. Bakit kailangan na maging ganoon ang lahat? Umiiyak siya habang nag-eempake. Napagpasyahan niyang umalis at iwan na si Dom dahil hindi na niya kaya pang makita ito. Tutal naman, kahit wala siya, ay matatapos na ang ipinatatayo niyang gusali. Babalik na lamang siya kapag tapos na ang trabaho roon ni Dom. 2 linggo nang tapos ang ipinatayong gusali ni Vanessa, subalit hindi pa rin siya nakakabalik sa Mindoro. 1 buwan na ang lumipas mula nang umalis siya roon. Marahil ay magpapalipas muna siya ng 1 linggo para makatiyak siyang wala na roon si Dom. Pinapunta na lamang niya ang kanyang sekretarya doon at ito ang inutusang makipag-coordinate sa interior decorator. Aminado naman siya na miss na niya si Dom, subalit hindi naman niya kayang baliwalain na lamang ang kanyang pride at puntahan ito sa opisina ng kanyang papa. Wala siyang intensyong kumustahin ito sa kanyang papa dahil gusto na niya itong kalimutan. Sa kasalukuyan ay pinipilit na lamang niya ang sarili na mag-enjoy kasama ang mga kaibigan. Nakakatawa kung paanong ang pagsali sa Beta Gamma ay nakapagpabago sa kani-kanilang buhay. May kanya-kanyang istorya din ang mga kaibigan niya, subalit hindi kagaya ng sa kanya na nakakalungkot. Madalas siyang tanungin ng kanyang mga kaibigan kung may problema siya, ngunit hindi naman niya magawang sabihin sa mga ito yon. Alam niyang lagi lamang naririyan ng mga ito upang intindihin siya, ngunit sa mga sandaling iyon ay nais niyang sarilinin ang tungkol sa kanila ni Dom. Vani Iha, kailan bang opening ng Mindoro Station mo? Anang papa niya na pumukaw sa kanyang atensyon. Baka next year na po, Pops. Really? Well, that's good. Bagong taon, bagong station. We are really proud of you, Iha. Thanks, Pops. Nakangiti niyang sabi. Nagtataka lang ako, Iha. Bakit hindi mo yata binibisita yung pinagawa mo roon? I mean, hindi ka na ulit bumalik sa Mindoro. Anito na umupo sa tabi niya. I just can't find time. I mean, ngayon lang ulit kami nagkakasakasama nila Sophie. Ngayon lang kami free. Pagdadahilan niya
Well, I expect na maganda talaga ang nagawa ni Dom. After all, huli niyang project yon bago siya nag-resign. Pakiramdam niya ay natulig ang tenga niya sa sinabi nito. What do you mean last project, Pops? Oh, hindi ko ba nasabi sa'yo, iha? Nag-resign na siya. Matapos ang project niya roon. Napapalatak pa ito. Umalis siya ng stronghold. Ayoko nga sana siyang payagan, pero wala naman akong choice. Sabi niya, may aasikasuhin daw siyang ibang bagay. Hindi siya nakapagsalita dahil tila na umid ang dila niya sa nalaman. Anyway, malapit na ang Christmas party natin. Dapat nandun tayo. Kahit doon sa party ng mga engineer at mga arkitekto ka nalang pumunta. Okay, iha? Tumango lamang siya. Tumayo na ang kanyang ama at iniwan na siya sa sala. Subalit na natili lamang siyang nakatingin sa kawalan. Nasaan na kaya si Dom? Hindi na ba niya ito makikitang muli? Hindi pa rin makapaniwala si Dom na siya na ang may-ari ng malaking lupaing iyon. Hindi na maabot ng kanyang tanaw ang malawak na taniman ng Lansones. Iyon ang ipinamana sa kanya ng kanyang ina. Ayaw sana niyang tanggapin iyon. Subalit dahil kay Vanessa ay pumayag na rin siya. May gusto siyang ipakita rito. Nais niyang maabot ito sapagkat masyado itong mataas. Bukod sa malawak na tanimang iyon, ay marami ring ibang negosyong ipinamana sa kanya ang ina. At plano niyang magtayo na ng sariling negosyo. Magtatayo siya ng sariling engineering firm. Abot kamay na niya si Vanessa at lahat ay gagawin niya para sa babae. Para lamang maabot ito. Ganoon niya ito kamahal. Vani, iha, masama bang pakiramdam mo? Kaya mo bang pumunta sa Christmas party? Bungad ng kanyang mama sa pinto ng kanyang silid. I'm okay, ma. Well, you look a bit pale. Nitong nakaraang buwan napupuna kong palagi kang malungkot. May problema ka ba? You know you can tell me. Anitong naupo sa gilid ng kama niya. Ma, I'm fine. Marami lang akong iniisip. You know, magbubukas na next year ang Mindoro Station ko. Pilit siyang tumawa. Bumuntong hininga ito. Okay, if you say so. Sige, magbihis ka na. Dapat nandoon na tayo by 7. Paalala nito sa kanya. Okay. Lumabas na ang kanyang mama at iniwan na siya roon. Sa maliit na bulwagan ng isang hotel gaganapin ang party. Puro kliyente, engineers at mga arkitekto lamang naman kasi ang inimbitahan. Ang party para sa mga ordinaryong tauhan ay noong isang araw pa ginanap. Pulang spaghetti strap dress lamang ang isinuot niya. Tamang-tama ang bagsak niyon na lalong nagpalitaw sa magandang kurba ng kanyang katawan. Malalim din ang likod niyon na nagmamalaking ipinakikita ang makinis niyang balat. Tinernohan niya yon ng pularing high-heeled shoes. Inayos niya ang kanyang buhok pa itaas at nag-spray na siya ng pabango at diretso nang lumabas ng kanyang silid. Halos puno ang bulwagan nang makarating sila roon. Ngumingiti siya sa lahat kahit pangapilit lamang. Parang gusto din niyang magsisi kung bakit sumama pa siya sa mga magulang niya. Parang hindi niya kayang i-plaster sa mukha niya ang ngiti na yon sa gabi ng party. May nakita naman si Vanessa na ilang kakilala. Nakihalo siya sa mga yon at nakipag-usap sa mga yon. Nang magsawa ay nagpa siya na lamang siyang maupo sa isang tabi. Umiinom siya ng champagne ng matigilan. Napatingin siya sa lalaking papalapit sa kanya. Hindi siya maaring magkamali. Si Dom iyon. Pero ano ang ginagawa nito roon? Hindi ba't nag-resign na ito? Kumabog ang dibdib niya nang papalapit na sa kanya at hindi niya malaman ang gagawin. Sa kanya nga ba lalapit ito? Paano kung hindi naman pala? Ano ang gagawin niya kapag nakaharap niya ito? Tumayo siya at tumalikod. Mabilis siyang naglakad palabas ng bulwagan. Subalit naramdaman niyang may pumigil sa kanyang braso. Isang pamilyar na hawak. Ilang saglit na walang nakapagsalita sa kanila. Nakatitig lamang siya sa mukha ni Dom. Good evening, Miss Season.
Naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang mga mata, subalit sinalubong pa rin niya ang tingin nito. Anong ginagawa mo rito? I was invited, Miss Season. By the way, you look very beautiful tonight. Napalunok siya at hindi malaman kung ano ang sasabihin. Please dance with me, Miss Season. But there's no music. Protesta niya. So, hinapit siya nito sa bewang at isinayaw na tila ba may tugtog. Humuhuni ito ng awit na hindi niya naiintindihan. Pinagtitinginan tayo ng mga tao. Nahihiyang sabi niya rito. Naiingit lang sila because I'm dancing with a goddess. Ha? Please, Dom. Nagpatuloy ito sa paghimig. Napakahina lamang ng tinig nito, subalit dahil nasa tenga na halos niya ang bibig nito, ay nadidinig niya yon. At unti-unti na niyang naiintindihan ang hinuhuni nito. Ang kanta ni Steve Lawrence na The Best Thing That Ever Happened to Me. Hindi na niya kayang pigilin ang mga luha. Nagsimula siyang umiyak. Bakit ka umiiyak? Nagtatakang tanong nito. Let me go! Utos niya rito. Pinakawalan naman siya nito at tumakbo na siya palabas. Hindi na niya pinansin ang mga taong nakatingin sa kanya. Nang makalabas siya ng hotel, ay kaagad niyang natanaw ang driver nila. Papasakay na sana siya nang mahabol siya ni Dom. Vani! Hinawakan siya nito sa braso at giniya sa kotse nito na nakaparada sa di kalayuan. Saan? Shh! Just get in. Wala siyang nagawa nang alalayan siya nito papasok sa kotse. Saan tayo pupunta? Imbes na sumagot, ay lumingon ito sa kanya at ngumiti. Don't worry, ipinagpaalam kita sa kanila. Hindi na ito umimik pagkatapos, kaya hindi na rin siya nagsalita. Mga 2 oras din marahil ang biniyahe nila. Pumasok ang kotse ni Dom sa isang malaking gate. Matapos ay niyaya siyang bumaba. Anong ginagawa natin dito? Nagtatakang tanong niya rito. Lumapit ito sa kanya at hinapit siya sa bewang. Look around you, Vani. Akin na ang lugar na ito. Kaya na kitang abutin. Napatitig siya sa mukha nito. Tama ba ang pagkakaintindi niya sa sinabi nito? Minana ko to sa inay ko. I never really wanted to take this. Dahil para ko na rin siyang pinatawad. Iniwan niya kami ng itay ko nung maliit pa ako. Umalis siya dahil hindi kayang ibigay ng tatay ko ang nakasanayan niyang karangian. Magkaganon man, na-realize ko na pinatawad ko na rin pala siya. At dahil sa kanya, may pagkakataon na akong abutin ka. Hindi na ako nothing, Vani. Napaiyak na naman siya. Oh, bakit ka umiiyak? You are so stupid. Nagpapadyak na siya sa lupa. Hindi niya matanggap na ginawa yung lahat ni Dom dahil sa kanya. Bakit iniisip mo na ganon? Damn it! I'm sorry. I just thought na... Pinakawalan siya nito. I'm sorry. I guess... Masyadong mataas ang pangarap ko. Halika na. Ihatid na kita. No! You fool! Muli siyang nagpapadyak sa lupa. Naiinis na siya dahil hindi siya nito nauunawaan. Sa pagkakataong iyon, itinapon na niya ang pride niya at sinabi ang totoong nararamdaman. I love you! Damn it! Muling lumapit ito sa kanya. Tama ba ang dinig ko? Yes, I just said those things dahil naiinis ako sa'yo. You told me to come near you because you want to kiss me na para bang isa akong... Alam mo na, porque nalaman mo na lang na ako si Emma. Sinabi ko yun dahil akala ko okay ng lahat. Masama ba yun? Hindi ko naman alam na ganoon pala ang tingin mo. At wala akong pakialam kahit ikaw si Emma o hindi. Mahal kita. Dahil yun ang nararamdaman ko.
but I am Emma. Pero hindi ako, alam mo na. I was just there that night dahil iyon ang inutos sa akin gawin ng sorority. I gave them a few strands of your, you know, and I'm sorry. Pero nasa akin pang iba. Natawa si Dom sa ipinahayag niya. You still have that, huh? Alam ko naman hindi ka ganun eh. Siyempre alam ko, I'm the first. Oh, Vani, I love you so much. Niyapos siya nito ng mahigpit. Eh bakit kasama mong Myla na yun? We broke up so many years ago. Siya lang ang mapilit. Siguro, akala niya makikipagbalikan pa ako or something. Anyway, wala na siya ngayon. Niyakap niya ito. I am not a goddess, Dom. But you are my goddess. Dahan-dahang naglapat ang kanilang mga labi. Will you marry me, Vanessa? Of course! You need to marry me dahil papatayin ka ni Pops kapag hindi. Muli itong tumawa. Your father would be a great in-law. Hinalik-halikan nito ang mukha niya. You are a goddess, Vani. A very passionate goddess. And I love you so much. At muli, naglapat ang kanilang mga labi. Sa wakas, madudugtungan na ang kakaibang istorya nila na nagsimula 6 na taon na ang nakakaraan. Sana po'y naibigan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Kuya JM. At ito po ang Rated Stories. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At hanggang sa susunod na kwento.